Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundan? Hindi ka pa ba tapos nung pinalaki mo na naman ang issue na ito? Talagang nalaman mo pang bahay ko? Stalker ka ba? Nakakatakot ka na. Tumigil ka na. Zai, I'm very sorry kung ilang beses akong nagsinungaling sa'yo. I'm sorry kung ilang beses kang napapahiya sa harap ng ibang tao dahil ang kasama mong isang kargador. Pero hindi ko hayaang mapahiya ka pa ng ganun. Ayoko nang makita kang nihirapan na ipagtanggol ako. Kaya gusto ko nang ipaalam sa'yo ang totoo ngayon. Si Liam at Liam ay iisa. Amin ni Liam. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kumunot ang noon ni Zai nang mapansin ang matangkad na lalaking kasama ng mga kargador. Sino po yan? Tauhan rin po ni ate? Usisa niya sa sukin ng amo niya. Matagal na kasi itong bumibili doon, kaya tiyak niyang alam na alam nito ang tungkol sa mga taga roon. Bago lang kasi siyang tindera ng grocery store na yon. Matapos siyang umalis sa nauna niyang trabaho dahil sa manyak niyang manager. Napilitan siyang magtrabaho muna as part-time sa grocery store niya ito. Ay, iyang si Lim? Hindi. Matagal na iyang kasama ni Mang Kanor. Ang sabi, pamangkin daw yan ng may-ari ng bakery sa kabilang kanto. Paliwanag ng customer. Napatungo-tango siya. Na-curious lang siya. Kasi kahit kargador lang ang lalaki ay agaw pansin ang height at hubog ng katawan nito. Napailing-iling siya. Bakit nga ba yun ang iniisip niya? Talagang nagawa niyang humanga gayong. Busy sila sa tindahan ngayon. Linggo kasi at marami ang pumupunta roon na komprador. Pinilit niya na lang ang sariling ito ng pansin sa ginagawa. Baka mamali pa siya ng kwenta at mabawasan pa ang sahod niya. Nagdidiskarga ng mga sako ng bigas ng malalaki. Wholesaler kasi itong tindahan na pinagtatrabahuan niya. Kaya ilang sako ng bigas ang dinidiskarga dito. Napansin niyang tinulungan din nagnangalang limsuki nila na ikarga sa tricycle ang mga pinamili nito. Tuloy at nagbukha itong tauhan nila sa tindahan. Ilang saglit ay dumating na ang mga nakakarton ng mga alak. May bumili nun at kailangan niyang buhati ng isang karton. Ako na. Anilim na hindi naghintay na kung ano pa at binuhat ang karton ng mga alak. San ba ito lalagay? Dito na lang. Salamat. Tatatarantang tinuro niyang daanan papasok sa loob ng tindahan. Tapos nun ay bumalik na ito sa mga kasamahan nito para sumakay na sa sasakyan. Napabuntong hininga siya. Hindi mo lang siya nakapagpasalamat kay Lim. Pagod na pagod siya mula sa trabaho. Pagka-uwi niya ay napahiga agad siya sa kawayang upuan. Nandun ang mga kapatid niyang maliliit. Si Tina, na 10 taong gulang, ang nasa may lababo at ang kakatapos lang sa paghugas ng plato. Ate, kumain ka na. Si Tina ang lumapit sa kanya matapos magpunas ng kamay. Anong ulam niyo? Namimigat ang mga mata na bumangon siya. Sardinas po at ginisa ko lang at nilagyan ng maraming kamatis para dumami. Tumango siya. Maging si Tina ay natuto na rin dumiskarte upang magkasyang pagkain nila. 5 sila magkakapatid. Siyang panganay, 2 si Tina at iyong 3 ay maliliit pa. Maagang namatay ang ama nila dahil sa overfatigue. Ang ina nila ay sakitin na simula nung baka pag-abroad ito. Kaunting pagtatrabaho ay nabibinat ka agad at inaatake agad ng hika. Kaya napilitan ang ina na ipaubaya lang sa kanila ang anumang gawin sa buhay at paghanap buhay dahil na rin sa pagpupumilit nila na pagpahingahin na ang ina nila. Ayaw nilang may mawala pang isa sa mahal nila sa buhay. Kaya todo ang pagsisikap nilang 2 ni Tina upang maipakita lang si ina na maasahan na talaga sila at hindi na ito mag-alala pa. Anong pinaulam mo kay mama? Nag-iwan ako ng mamahaling isda sa Tupperware, iyon ba ang niluto mo? Aniya kay Tina. Masela na rin kasi pati sa pagkain ng mama nila. Pakakain lang ng mumurahing isda. O yung isda na nakaka-trigger ng sakit nito. Mabibinat agad ito. Kaya ingat na ingat sila pati sa ipapakain sa ina. Oo naman ate.
Tagtanong nga si Mama kanina kung nakakain na rin kami. Hindi ko sinabing sardinas ang ulam namin ni na Tonton, Chichay at Ading. Ngumisi si Tina. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Magil sa problema nilang magkakapatid, sila-sila lang din ni Tinang nakakaalam at hindi nila pinapaabot sa ina nila. Ayaw nilang mag-alala pa ito. Tag-aaral pa lang si Tina, Chichay at Tonton. Puros na sa elementarya pa lang ang mga kapatid niya. Siyang naghanap buhay para sa lahat. Kumbaga, breadwinner. Madalas nang sumakit ang ulo niya sa gastusin. Dalaga pa siya pero pakiramdam niya. May asawa na siya. Kaya lang, anong magagawa niya? Sa ayaw niya o sa gusto, ito ang magiging kapalaran niya. Tsaka, maatim niyo bang panoorin na magutom ang pamilya niya? Siyempre hindi. Nagtabi-tabi sila sa pagtulog sa kabilang kwarto. Kapag nakagraduate ako ng high school ate, magtatrabaho agad ako. Para hindi ka na mahirapan magtrabaho mag-isa. Para dalawat na tayo kumikita at araw-araw na tayong may masarap na ulam. Ani Tina habang nakatingala sa kasamin ng bahay. Huwag mo subukan Tina. Sasamain ka sa akin. Hindi ka magtatrabaho hanggat hindi ka nakakagraduate ng college. Tapusin mo muna ang college sa kakitahayaan. Apilin niya sa ideya ng kapatid. Ngumuso si Tina. Baka pag-college pa naman ako eh. Pag-iipunan ko ang pang-college ko. Oras na nakatanggap ka na ng pera. Hindi mo na iisipin mag-aral ulit. Ayaw kong unahin mo iyong mga pansamantalang trabaho dyan. Kapag nakagraduate ka na, magsasawa ka sa kakatrabaho. Nakapangarapin mo pang magkasakit para huwag nang makapasok sa trabaho. Tsaka, ngayon lang naman ito eh. Noong nakarang buwan at nagtatrabaho pa ako sa office, okay naman ang sahod ko at nakapag-ulam naman tayo ng masarap. Ngayon lang naman to, dahil mababa ang sahod ko. Explain niya. Hindi naman talaga sila naghihirap ng ganun nung hindi pa siya umalis sa trabaho niya. Nagpasa rin siya ng resume nung nakaraan. Naghihintay na lang siya ng tawag. Malaki na rin ang pasalamat niya. At nakatapos siya ng pag-aaral. At ngayon, may chance siyang makakuha ng trabaho na minimum ang sahod. Iginapang na mama at papa niya ang pang-college niya. Ngayon ay sinisikap niyang mapakinabangan iyon. May ibalik niya man lang ang naging sakripisyo ng magulang niya. Sikapin niyong makapagtapos. Kahit iyon na lang ang magsilbing niyong pasalamat sa magulang natin. Para maging proud si mama sa atin, lalo na si papa na nasa langit. Nakangiti na wika niya habang nakatingin sa kasamin ng bahay. Bumuntong hininga si Tina. Tama ka ate. Kailangan talaga namin magtapos para maging katulad mo kami. Hanggang sa pinikit na nila ang mga mata at natulog. Maagang pumasok si Zai sa tindahan. Mga bandang 6 pa lang ay nandun na siya. Maagang nagbubukas ang tindahan dahil na rin sa mga customer na maagang lumuluwas para bumili. Nang magsimula ng magdagsaan ng mga tao ay nagulat siya nang makita na naman si Lim. Naabala na naman sa pagdidiskarga ng mga bigas na hindi natapos kahapon. Ang mura magbahad iyang si Lim, hindi tulad ng ibang kargador. Sa akin nga madalas iyang tumutulong tuwing may binibili ako rito pero hindi naman niningil ng bayad. Ang bait talaga. Puri ng isang matatandang bumibili sa tindahan. Lim siyang napangiti. May ganong klaseng tao pa rin pala sa panahong to. Madalas kasi sa mga tao ngayon, makasarili. Kaya namamangha sila sa mga katulad ni Lim. Nang magtanghali, break time na nila. Kaya lang ang break time niya ay nilalaan niya sa pag-aasikaso sa mama niya sa bahay. Wala ang mga kapatid niya sa bahay ngayon. At saka, malapit lang sa pinagtatrabaho niya ang bahay nila. Kaya lang sa daan, napansin niya ang familiar na lalaking nakaupo sa tabi. Nakayuko ito at tila may iniinda habang hawak-hawak ang tiyan. Akma niyang lalampasan pero nakonsensya siya. Ngaling-ngaling niyang nilapitan ito. Ayos ka lang? Tumingla sa kanya ang lalaki. Namamawis na ito at namumutla. Halatang hindi talaga ito okay. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang pinagmasdan niyang lalaki. Matagal bago ito nagsalita. Sumakit ang tiyan ko. May nakain niya at akong hindi maganda. Pag-amin ito. Kung ganun, ay masala ng tiyan ng lalaki. Akala niya ay, dahil batak ito sa trabaho at mukhang palaba naman, ay wala itong kahinaan. Meron pala. Tiyan ka lang ha?
Aniyat agad na nakbutungo sa maliit na parmasya. Bumili agad siya ng gamot para sa pagtatai. Inihalo iyon sa tubig at bumalik kay Lim. Naabutan niya itong namimilipit sa sakit. Heto, inumin mo ito. Safe yan. Para sa pananakit ng tiyan mo. Aniyat dito. Agad nitong nilagok ang tubig ng walang pag-alinlangan. Kaya lang hindi pa rin ito umayos kahit nakainom na niyon. Ano kaya kung pumunta na tayo sa hospital? Hindi na nakapagsalita si Lim kaya inakay niya na ito para sumakay sila sa tricycle. Nagduda tuloy siya at baka may ulcer ang lalaki. Mas lalo tuloy siyang naawa dito. Baka dahil sa matinding pagtatrabaho ay minsan nakakalimutan na nito ang kumain. Kaya nagka-ulcer. Sa isang public hospital niya dinala ang lalaki. Hindi kasi masakit sa bulsa doon. Baka mas lalo pang mahirapan si Lim kapag sa private hospital niya ito dinala. Mabuti na lang at hindi masyadong busy ang hospital nung mga oras na iyon. At agad na asikasong lalaki. Nalaman niya talagang na diarrhea lang talaga si Lim. Akala niya talaga may ulcer na ito. Salamat sa pagsama sa akin. Anito kalaunan nang medyo okay na ito. Ngumiti siya sa lalaki. Walang anuman. Nakita kita kanina doon na namimilipit sa sakit eh. Alam nga naman hayaan kita. Tuloy at saka agad na kauwi. Sa susunod huwag ka na munang magtungo dito. Kaya ko naman eh. Imbis na pumunta ka dito ay magpahinga ka at kumain ka na lang doon sa pinagtatrabahuan mo. Hanggang gabi pang trabaho nyo at wala kang pahinga. Anisa kanya ng ina pag uwi niya. Parati nitong sinasabing kaya niya ito. Kaya lang natatakot siya baka kung anong mangyari sa ina. Pakiramdam niya. May trauma na siya noong nawala ang papa nila. Kaya siya nag-iingat pagdating sa mama niya. Nag-alala lang po ako baka. Napiyak na siya kalaunan. Agad pinahid ang inang mga luha niya. Ano bang sinasabi mo? Walang mangyayari sa akin. Ayos lang ako. Nagbitiw ng mapait na ngiti ang ina niya. Hindi niyo pumalis sa akin ang mag-alala. Niyakap siya nito. Patawat. Kung hindi lang sana ako nagkaganito. Umiling siya. Wala po kayong kasalanan. Ginawa niyo lang po iyon dahil ginapang niyo ang pag-aaral ko at pagpapalaki sa mga kapatid ko. At nagpapasalamat po ako doon. Nagpapasalamat ako sa inyo ni Papa. Umiyak na rin pati ang mama niya. Ilang taon nang lumipas nang ipangako niya sa sariling, babawi siya kahit si ina niya na lang. Kinabukasan ay nagkita ulit sila ni Lim. Matamis ang ngiti ni Lim na nagtungo sa grocery store. Ako na, presenta ni Lim. Nang mapansin na, magbubuhat na naman siya ng isang karton ng sabon. Oh, ayos ka na? Usisi niya sa lalaki. Oo, salamat sa'yo. Napangiti siya. Huwag ka nang basta-basta kumakain ng kung ano-ano para hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Mahirap na. Inilapag nito ang karton malapit sa mga estante. Opo, nagkakagano lang talaga ako kapag nakakain ako ng hipon. Eh iyon ang ulam ni Mang Kanor, wala naman akong choice. Nagkibit balikat ito. Tumangi ka rin minsan lalo na kapag nakaka-apekto na pagdating sa kalusugan mo. Ikaw madedihado, hindi sila. Napansin niyang natigilan si Lim at napatitig sa kanya kaya natawa siya. Bakit? Natatawa niyang sambit. Umiling ito. Para ka kasing mama ko kung magsalita. Kumunot ang noon niya. Namimiss mo na mama mo? Tumango ito. Nasaan na siya? Nagkibit balikat ulit ito. Nasa Amerika. Namilog ang mga mata niya. Nasa Amerika? OFW mama mo? Saglit na natigilan si Lim. Hindi agad nakasagot. Kalaunan ay nagbitiw ito ng hilaw na tawa. Oo. OFW nga ang mami ko. Este, mama ko. Nautal nitong sagot. Ngumuso si Zay. Nagtatrabaho rin abroad noon ang mama ko. Ngayon sakitin na siya. Mahirap daw ang trabaho sa abroad kaya pray ko na sana ayos lang ang mama mo ngayon. Natahimik si Lima tapos malaman na sakitin na pala ang mama niya. Napansin niya iyon kaya nagbitiw siya ng hilaw na tawa. Pero medyo maayos naman si mama ngayon. Inaalagaan ko siya ngayon. Eh yung papa mo, usisa ni Lim. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Wala ng papa ko. I'm sorry.
Anilim at sumeryoso ang mukha. Hindi, ayos lang. Tanggap na namin ngayon iyon. Ganun talaga. Aniyat ngumiti. Pray ko rin na sana maging maayos ang mama mo. Anilim na may sinseridad na nakapaskil sa mga mata. Napangiti siya sa sinabi ni Lim. Talagang napakabait ni Lim. Parang mas lalo lang siyang humanga sa lalaki. Sabado't abala sila sa grocery store. Maraming nagtungo doon para mamili para sa tindahan ng mga ito. Nagpunta rin si Lim doon para mag-discard ka ng mga sako ng bigas. Halatang pagod na si Lim. Pero nagawa pa nitong tulungan ng isang matandang nahihirapang isakay ang mga pinamili nito sa tricycle. Alam mo, Lim, tuwing tinitingnan kita ng malapitan, naalala ko sa iyo yung CEO ng isa sa malaking kumpanya sa syudad. Kamukhang kamukha mo talaga eh. Mag-ahit ka lang tapos magpagupit. Kamukhang kamukha mo na talaga siya. Malakas ang boses na sabi ng kasamahan ni Lim. Napakamot si Lim at natawa. Talaga ba? Yung CEO na yun talaga? Oo nga no. Parati kong nakikita ang billboard ng lalaking yun eh. Crush pa nga ng misis ko yun. Dagdag pa ng isa. Napapailing na lang siya. Hulay niya eh, gwapo talaga si Lim. Hindi lang ito mahilig magayos. Maputi, matangkad, chinito at pangahan. Baka nga marami na itong naging babae noon. Wala lang siyang kamalay-malay. Matapos sila sa napakabisi na araw na iyon, nagulat na lang siya nang malaman na hindi pala sumama si Lim kina Mang Canard na umuwi. Nakaupo ito sa gutter, malapit sa grocery store na pinagtatrabahuan niya na tila may hinihintay. Oh, huwag mong sabihin nagka-diarrhea ka ulit. Pagbibiro niya dito nang magkita sila. Natawa ito. Kahit ang pagtawa ni Twy, napaka-manly rin. Napapailing siya sa isipan niya upang palisin ang ideyang iyon sa isipan niya. Bakit ba kung ano-anong bagay na lang ang napapansin niya kay Lim? Kahit iyong ganun kaliit na bagay napapansin niya talaga? Wala lang. Gusto ko lang naman libre ngayon. Kung hindi ka nagmamadali, baka gusto mo sumama mag-snack. Anyaya nito. Saktong-sakto ay mamalengke rin siya ngayon para sa bahay dahil wala na siyang oras na mamalengke pa. Kapag Linggo dahil mas abala sila nun sa tindahan dahil iyon ang pinakaabala nilang araw ng mga tindera sa pinagtatrabahuan niya. Sige, ayos lang. Aniya dito. Lumawak ang ngiti ni Lim. Sumakay sila sa tricycle tungo sa sentro. Duman muna sila sa palengke at tinulungan siya ni Lim sa mga pinamili niya. Nagpapasalamat na rin siyang kasama niya si Lim ngayon. Mas lalo lang siyang nahirapan kung mag-isa lang siya ngayon. Medyo alanganin siya nang makita ang street foods doon. Naalala niya kasing nasira ang tiyan ni Lim nung kumakain ito ng hipon. Baka may iba pa itong pagkain na bawal kainan maliban sa hipon. Talagang ayos lang sa'yo yan? Nag-aalala ang usisa niya dito. Gumisi lang ito at tumango. Ayos lang. Bumuntong hininga siya. Matapos nila sa kwek-kwek ay naghanap pa ito ng panghimagas. May alam ka bang panghimagas? Tsaka saan pwede bumili? Anito pa at halatang walang ideya kung anong eksaktong panghimagas ang gustong bilhin. Nagtataka siya habang pinagmamasdan ng lalaki. Kung tingnan niya ito ay parang first time itong mag-food trip ng ganito. Parating siyang nagsasuggest kung saan dapat sila pumunta. Tila wala talaga itong ideya sa mga susunod na gawin. Kahit nung sabi niyang pumila sila sa sagos tulay, nagtanong pa ito kung ano raw ang sago. Aminin mo, first time mo pang lumabas ng ganito? Usisa niya sa lalaki. Hindi agad ito nakapagsalita nang malalang niyang pagtatrabaho nito sa bigasan ni Mang Canard. Agad sinalakay ang habag ng puso niya. Maring wala itong time para lumabas dahil na rin sa abala ito sa pagtatrabaho. Hindi ba kayo pinagde-day off ni Mang Canard? Ay nako, hindi pwede iyang ganyan. Kung ganyan kahirap dyan sa pinagtatrabahoan mo, mas mabuti pang maghanap ka ng ibang pwedeng pasukan. Marami naman dyan mas malaki magpasad, ba't ka nagtitiis dyan? Pagbubunganga niya. Napansin niyang natigilan si Lim. Bakit ba siya nakikialam sa buhay nito? Hindi niya naman alam ang totoong nangyayari. Ang akin lang ay, huwag kang abusado sa katawan mo. Lumabas ka rin minsan para makapag-relax. Hindi niya na ito matingnan sa pagkakataong yun. Gumisi ito. Kung ganun, lumabas ulit tayo ng ganito sa susunod. Wala rin namang makakasama kung lalabas ako. Natigilan siya pero kalaunan ay gumiti siya at tumango. Sige ba? Nasundan pa ang paglabas nila ni Lim.
Natutuwa siya kapag magkasama sila ng lalaki. Palabirito, nakakasabay sa mga topic niya. Nakita ro kayo ni Jorek sa palengke kahapon ah. Nanligaw sa'yo si Lim? Biglang tanong ni Linlin. Katrabaho niya sa grocery store. Namilog ang mga mata niya at agad umiling. Magkaibigan lang kami. Hindi naman talaga nililigaw si Lim. Talagang nagkakaintindihan lang sila at nagkakasabay sa trip ng isa't isa. Ilang saglitay napaisip din siya. Papaano nga kaya kung biglang maligaw si Lim sa kanya? Ano kayang gagawin niya? Nakagat niyang ibabang labi. Dahil sa ideyang yon, tila may kung ano sa loob niyang kinikiliti. Napailing-iling siya. Anong kinikiliti bang iniisip niya? Nababaliw na talaga siya. Sa pag-uwi ay magkasabay sila ni Lim. Hindi sinasadyang pareha sila natapos sa trabaho nila at pareha sila nagdaanan pa uwi. Iyan ang bahay niyo? Usisa nito. First time lang kasi nitong makitang maliit nilang bahay. Ah, oo. Sa unahan pa bang inyo? Sa tiyan mo ba ikaw tumutuloy ngayon? Iyong may bakery sa unahan? Aniya rin. Napamaang ito at matagal pa bago tumungo. Wow! Parati akong bumibili ng pandesal doon eh. Masarap ang pandesal ninyo doon. Aniya pa. Kapansin-pansin ang alanganing ngiti ni Lim. Maging ang pagtango nito. At tila medyo alanganin din. Zay? Anak? Parang silang napalingon sa likuran nang marinig ang boses na iyon. Nakita niyang ina niyang nasa labas. Ma! Agad siyang lumapit sa ina. Mainit sa loob kaya lumabas ako. Anin ang ina niya at bumaling kay Lim. Oh, may bisita ka pala. Magandang gabi ho. Magalang na bati ni Lim sa ina niya. Naliligaw ka ba sa anak ko? O kayo na? Walang pag-alinlang ang usisa ng ina niya. Ma, bulalas niya at namilog ang mga mata. Hindi ba pwedeng magkaibigan lang kaya kami magkasama? Natawang mama niya. Oho, magkaibigan lang po kami ni Zay. Sang-ayon naman ni Lim. Tara na ma, bumalik na tayo sa loob. Pasama po sa inyong malamigan. Aniya sa ina at nilingon si Lim at tumango rito. Natatawang umilis na lamang si Lim. Miyerkules ng umaga nang magising si Zay dahil sa malakas na tunog ng ringtone niya, pupungas-bungas pa siyang bumangon para sagutin iyon. Day off niya iyon ngayon. Kada Miyerkules kasi ang day off niya. Hindi sila pwedeng magsabay na mag-day off lahat, kaya alternate ang day off at Miyerkules nga siya. Hello? Humihika pa siya nang sagutin ang tawag. Hello, Miss Alcador? Isang babae sa kabilang linyang narinig niya. Ano pong kailangan? Tinamad niya pang tanong. Mula pa ito sa Saverino Company. Agaran po kayong pumunta ngayon dito sa company building at dalhin ang iba niyo pang requirements. Formal na sabi ng babae sa kabilang linya bago naputol ang linya. Nagising bigla ang diwa niya nang mapagtanto kung anong tumawag. Tinawagan siya, ibig sabihin ay natanggap siya. Agad niyang niyakap ang nagtatakang si Tina na pumasok sa silid para sana kunin ang bag nito, pang eskwela. Magluto ka ng maraming kanin mamaya. Masarap ang ulam natin pag uwi ko. Aniya sa kapatid na nagtataka pa. Tapos ay naligo na agad siya at nag-ayos. Presentable na presentable siya sa suot. Agad siyang sumakay ng tricycle tungo sa company building. Nagpakita siya ng ID ng makaharap niya ang babae sa front desk. Agad siyang sinabihan itong magpunta siya sa top floor ng building. Pagkarating niya doon ay kalalabas lang isang babae sa executive office. Kaya lang laylay ang balikat ng babae. Siya naman ang sunod na pumasok. Good morning po. Ako po si Zay Alcador. Isa pa ako sa tinawagan ng Shumate Gusit. Stricto na utos ng lalaki na nakaupo sa swivel chair. Nakataliko dito sa kanya. Pero humarap din kalaunan. Napanguso siya. Hindi mo lang siya nito pinatapos sa pagsasalita. Talagang pinaupo siya kaagad. Pero wala naman kasi siyang choice. Umupo na lang siya sa visitor's chair sa harap ng malaking office desk nito. Nagtaka siya nang mapansin na nagulat ang lalaki nang magkatinginan sila. Para itong nakakita ng multo nung makita siya. Parang kanina lang ay ang stricto nito tapos ngayon. Biglang gulat-gulatan ang drama nito. Napakurap-kurap si Liam nang makita si Zay. Hindi niya naman inaasahan na isa si Zay na matatanggap.
At talagang dito pa sila nagkita sa opisina niya. Yes, opisina niya nga iyon. Siyang CEO ng Soberano Company. Iyon ang tunay niyang katauhan. Tuwing Biyernes at Sabado ay kilala siyang silim na kargador sa palengke. At Lunes hanggang Huwebes ay siyang boss. At isa sa pinakamakapangyarihang business tycoon sa buong bansa. Ang pagiging kargador ay trip niya lang noon hanggang sa nagustuhan niya ng buhay niya bilang lim. Nababawasan ang stress niya sa trabaho kapag nakakasalamuha siya ng mga normal na buhay na mamamayan sa labas ng kumpanya niya. Marami rin siyang natutunan at nagagamit niya iyon sa pagpapatakbo ng kumpanya niya. Hanggang sa nakilala niya si Zai, itong kauna-unahang babae na hindi nandiri sa kanya, kahit madungis at hindi nag-aayos ng katauhan niya bilang lim, ay kinaibigan pa rin siya ng babae. Tapos biglang magkukrus ulit ang landas nila at ngayon, nag-apply pala ito bilang sekretaryo niya. Tumikim siya. Hindi siya dapat magpahalata na si Lim at Liam ay iisa. Tutunga nga ka na lang ba dyan? Panimula niya. Napakurap-kurap ito. At agad nilapag ang folder sa desk niya. Ito po ang files ko. Kitang kaba sa mukha ni Zai. Ayaw niyang sindakin ito pero wala na siyang ibang maiisip na paraan para hindi siya mahalata ng babae. Anong rason mo kaya ka umalis sa dati mong pinagtrabahuan? Kunot noong usisa niya kay Zai. Napalunok ito at matagal bago nakasagot. Personal na dahilan po. Anito na nakayuko. Personal? Di ba dapat hinihiwalay dapat ang personal na problema sa trabaho? Di ba't dapat tayong maging professional sa pinasukan natin? May panghamon na tingin niya kay Zai. Mas lalo lang yata ito naging tensyonado dahil sa ginagawa niya. Tsaka, nagtaka siya sa sinabi nito. May personal na dahilan kaya ito umalis sa dating pinagtatrabahuan. Hindi kaya'y naging karelasyon nito ang dating boss? Tagtagis ang bagang niya. Tila may namong iritasyon sa kalooban niya. Opo. Alam ko po yun. At hindi na po maulit. Hindi allowed sa kumpanya ko ang personal na feelings. Pinagbabawal ko ang employee-to-employee relationship. Walang puwang dito ang mga tao. Pakipaglandian lang habol. Trabaho ang pinunta mo dito. Hindi ang makipagrelasyon. Seryos ang hitsura niya nang sabihin iyon. Napanganga ang babae. Hindi to agad nakapagsalita. Totoo nga ba? Baka nga totoo dahil hindi agad ito nakapagsalita. Napalapit na siya kay Zai, pero hindi niya ito lubusang kilala. At ang isiping baka nga may relasyon nito, at ang boss nito ay nagpapakulo ng dugo niya. Kung naiintindihan mo ko, makapagsimula ka na bukas. Pero kung hindi ka nga professional sa trabaho mo, wala kang lugar sa kumpanya ko. Directing niyang sabi sa babae. Natigilan siya nang mapansin na parang maiyak na ito. Sa kanya na pagtanto na, na sobrang niya yata ang mga binitawan niyang salita, halatang nasaktan ito. Naiintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala. Tsaka, hindi ako nakipagrelasyon sa kahit na sino lalo na sa mga katrabaho ko. Pero pagdating sa usapang professional, depende po yun sa sitwasyon. Sinisikap ko pong maging professional noon sa trabaho ko. Pero muntik na akong gasahain ng boss ko. At pasensya na dahil umalis ako. At hindi ako naging professional. Natigilan siya nang marinig iyon sa babae. Siguro dapat kong tinis ang pambabastos niya noon para matawag akong professional. Pasensya na kung hindi ko kinaya. Tsaka pasensya na rin po sa abala. Formal itong tumayo para magpaalam. Natigilan siya habang pinagmamasdan itong pinulot ang mga papel na nasa mesa niya. Inipon nito iyon at nilagay sa folder. Saka tahimik na umalis. Parang gusto niyang sapakin ng sarili. Bakit ba kasi yun agad ang pumasok sa utak niya? Talagang inakusahan niya itong nakipaglandian? Samantalang biktima pala ito ng walang hiyang lalaking iyon? Kumuyo mong kamao niya. Dahil sinabi ni Zai na magluto ng maraming kanin si Tina. Kahit napilitan siyang bumili ng fried chicken. Kahit papaano. Ayaw niyang madisappoint ang mga kapatid niya. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa iritasyon na nararamdaman niya. Talagang nagagalit siya sa Liam Soberano na yun. Napaka-judgmental ng hinayupak na yun. Akala mo kung sinong porky mayaman? Ate, ayos ka lang? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Tina. Nagtataka ito habang nakatingin sa kanya. At sa fried chicken na nasa plato niya. Dinurug-durug niya lang naman palang kawawang ulam sa plato niya. Oo, ayos lang ako. Natatarantang agad siya nagsimulang kumain. Dahil sa galit niya, napagbuntunan niya ang pagkain niya.
Bumalik siya sa tindahan at nagtrabaho ulit doon. Wala naman siyang ibang choice. Maghanap na lang siya ng trabaho sa ibang kumpanya. Iyong may boss na mabait at hindi judgmental katulad ng Liliam na iyon. Totoo namang gwapong lalaki pero unfortunately, mukha lang ang kaya-aya rito. Hindi ang ugali. Sa uwian naman ay nagtungo ulit sila ni Lim sa sentro para mag-snack. Sa pagkakataong iyon ay, pinilit niyang siya ang manlibre sa kanilang dalawa. Dahil sa tuwing lalabas sila ay, ito ang parating nanlilibre. Baka isipin nito mapansamantala siya. Paano ba naman kasi ang judgmental niya? Kilala niya ba ako? Hindi niya nga alam kung saan ako nanggaling at anong ugali ko. Alam ko eh. Alam ko talagang iniisip niyang malandi ako. Dumadakdak na siya sa harapan ni Lim habang kumakain sila ng siomay. Hilang ng mga tao lang ang mga tugon ni Lim na alimo na ninibago ngayon sa pagiging madaldal niya. Simula kasi noong naging ganito sila ka-close ni Lim, pakiramdam niya. Komportable na siyang mag-share ng mga hinaing niya tungkol sa buhay niya at sa mga nangyayari sa araw niya. Feeling niya kasi kapag wala siyang napagsusumbungan, para siyang puputok na bulkan. Sana nga lumandi na lang ako para hindi ako NPSB ngayon. Bulalas niya sabay subo ng siomay na may iritasyon. Naubos si Lim nang marinig yun. Hoy, ayos ka lang? Nag-aalalang binigay niya ang juice niya rito. Umubo pa rin ito nang uminom ng juice niya. Oo, ayos lang. Nagulat lang ako. Nagulat saan? Na NBSB ako? Tumawa siya. Ganito lang ako kaganda pero tama ka sa narinig mo. NBSB nga ako. Ganun talaga kapag breadwinner. Wala nang time sa love life. Bumuntong hininga siya at napatingin sa unahan. Nagsisisi ka bang naging breadwinner ka? Biglang naitanong ni Lim. Hindi ah. Masaya nga akong naging breadwinner ako eh. Masaya akong akong naging anak ng mga magulang ko. At silang naging magulang ko. Wala akong pinagsisihan sa buhay ko. Bagaan sa pakiramdam na akong inaasahan nila. Para siyang nangangarap habang nakatingin sa mga ilaw sa syudad ng gabing yon. Hindi niya na napansin ang mga sa mga mata ni Lim habang pinagmamasdan siyang nangingislap ang mga mata at nagsasalita ng tungkol sa pamilya niya. Kakaiba ka. Marami akong kilalang breadwinner na nagsisisi sila na ipinanganak sila. Pero ikaw, hindi ganun ang iniisip mo. Anilim at napangiti. Napanganga siya ng balingan si Lim. Ikaw, Lim. Baling niya sa binata at lumingon naman ito sa kanya. Ha? Ang kwento mo lang sa akin noon ay yung tungkol lang sa mama mo. Gusto ko rin malaman ang tungkol sa'yo. May kapatid ka ba? Kompleto bang pamilya mo? Sunod-sunod niyang tanong dito. Matagal bago nagsalita si Lim, bumuntong hininga ito bago nagsalita. Ano mo ang lalim ng dinadala nitong problema? Wala akong kapatid. Napanganga siya. Napanguso siya. Baka nalulungkot ito dahil gusto nitong magkaroon ng kapatid pero hindi nagkaroon ng pag-asa. Namatay ang kapatid ko nung mga bata pa lang kami. Siyang matanda at bunso ako. Napasingap siya. Nako, sorry. Tumango lang ito at nagbitiw ng pilit ng ngiti. Ayos lang. Matagal na yon. Pwede bang malaman kung bakit nangyari iyon? Kung ayos lang? Tila nag-ipon muna ito ng lakas loob bago nagsimulang magkwento. Tumawid ako nung time na yon para habulin ang bola sa kalsada. Muntik na akong mabangga ng malaking truck kung hindi agad ako natulak ng kuya ko. Ang nangyari, siyang nabundol at nakaligtas ako. Araw-araw akong sinisisi ng magulang ko dahil sa nangyari. Kahit anong gawin kong pagsisikap para ibigay sa kanilang gusto nila, parang hindi pa rin sapat. Malamig pa rin sila sa akin. Iniisip ko, sana ako palang nabundol. Agad niyang hinawakan sa kamay si Lim. Nakita niyang matinding lungkot sa mga mata nito. Habang kwento iyon, hindi niya alam na sa likod ng kabaitan ng lalaki at taway, may tinatago itong malungkot na nakaraan. Hindi mo kasalanan iyon. Aksidente iyon. Walang may gusto. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lim. Nagbitaw ng tipid ng ngiti ang binata at tumango. Tingnan mo, ang ganda ng babae tapos dugyot yung kadate niya. Ngayon, naniniwala na talaga ako sa gayuma. Narinig niya ang mga teenager na nagtatawanan sa kabilang table. Natigilan siya at napabaling sa mga teenager na yon. Hindi napansin ni Lim iyon pero siya napansin niya iyon. At hindi niya yon palalampasin. Tumayo siya at dinala niya ang juice niya. Hindi siya tatawaging malditang ate ni Tina kung hindi totoo.
at gagamitin niyang kamalitahin yung yun sa mga oras na to. Binusa yung Diyos sa damit ng isa sa nalalait kay Lim. Napatili ang babae at agad na patayo ang tatlo pang babae na kaibigan ng teenager na iyon. Tangina, ano ba? Bulag ka ba? Bulyaw pa nito na animoy tupang mas matanda sa kanila kung manigaw. Oops, sorry. Nadulas lang kasi sa kamay ko, Ining. Ani at gumisi dito. Sinasadya mo yun. Ako sa nito. Siguro nga. Ani at hindi mababakasan ang pagsisisi sa mukha niya. Dahil dun ay, mas nanggagalaiti pa ang babae. May dumating na lalaki. Baby, inaaway ako ng isang to. Tinuro siya ng babaeng hipon. Halatang boyfriend. Kasing tangka niya lang ang lalaki. Maputi pero halatang tambay lang sa computeran at miyembro ng palamunin ng magulang squad. Tinaasan niya ito ng kilay. Inaano mo bang baby ko? Bulalas ng boyfriend nitong parang kabuti na sumulpot na lang doon. Siisipan niya, pinagbuhol niya ng dalawang nakakasukong magjowa na to. Kung makapanglait kay Lim, akala mo talagang gwapo ng boyfriend, para naman itong stick na pininturahan ng puti. Iyon ang description niya sa malalaking payat na maputi. Zai, hinawakan siya ni Lim sa braso. Anong nangyayari? Itong jowa ko, ganitong hitsura niya dahil busy siya sa trabaho at kumikita siya. Hindi siya tulad ng boyfriend mo na palamunin ng magulang. Hula ko, magaling yan sa ML. Ano niya sabay baling sa boyfriend ng babaeng hipon? Mythic na ako. Proud pa na sabi ng boyfriend nito. See? Ipakay mo sa girlfriend mo yung mythic mo. Baka sakaling mabawasan ang pagkapakay Alamera. Ano niya sabay hila kay Ling paalis? Parang nakalutang pa rin si Liam habang nakasunod kay Zai. Hindi siya makapaniwalang. Sinabi nitong jowa siya nito. Nagulat siya nang malaman niya. Pinagtanggol siya nito. Dahil lang nilait siya ng mga kabataan sa kabilang mesa. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya ni Zai sa mga yon. At malalay, tinawag po siya nitong jowa. Kung makapanglait naman ang mga yon, akala mo talaga successful na sa buhay. Pagbanat muna sila ng buto bago sila magsalita. Hindi ko maasa na nga lang sa magulang, feeling era pa. Nagbubunga nga pa rin si Zai habang naglalakad sila. Hindi man lang nito napansin na hawak nito ang kamay niya kanina pa. 6 PM pa lang. Kaninang 5 pa kasi nagpunta sa sentro para lang mag-snack. Marami pang tao sa daan. Sayang hindi mo nakita kung papaano ko binuhusan ng Diyos yung mukhang hipon na yun. Nakakatawa yung mukha niya kanina. Grabe. Patawa-tawa pa si Zai nang bubaling sa kanya. Natigilan lang ito nang mapansin na tahimik siya. Uy, ayos ka lang? Usisan ito. Matagal bago siya nakasagot. Tinawag mo akong jowa sa harap nila. Paalala niya dito. Napansin niyang para itong nailang. At nang mapansin na nakahawak ito sa kamay niya ay agad ito bumitiw. Ginawa ko lang yun para pagtakpan ka. Siyempre, ayokong nilalait nilang kaibigan ko. Halos hindi siya kayang tingnan ni Zai. Parang may kung anong kakaibang lungkot sa sulok ng puso niya nang marinig ang salitang kaibigan. Diba dapat masaya siya? Kasi tinuturing pala siyang kaibigan ni Zai. Pero imbis na matuway, nalungkot pa. Ayaw niyong makaramdam ng awkwardness si Zai, kaya inakbayan niya ito. Siguro kailangan kong mamili ng gamit para hindi ka napapahamak sa pagtatanggol sa akin sa susunod. Kailangan mo akong tulungan ngayon. Aniya kay Zai. Napangiti naman ito at tumungo. Nagpunta sila sa mall. Masayang tinutulungan siya ng babae na mamili. Anong gender ng mga kapatid mo? Ilang taon na? Tanong niya kay Zai habang naglalakad sila palabas ng boutique. Yung pinakabunso namin ang nag-iisa naming lalaki. Nasa edad 6 years old. Yung si Tina ay 10 taong gulang. Si Chichay ay 8. Tsaka 7 years old naman si Ading. Ngumisi ito at nagkibit balikat. 5 kami lahat. Masaya kami kahit kami-kami na lang. Napansin niyang kahit nakangiti si Zayay, may nabanaag siyang lungkot sa mga mata nito. Tara na. Hinila niya ito para makalimutan ito kung ano man ang dahilan kung bakit ito nalulungkot ngayon. Binili niya ng mga groceries at kung ano-anong laruan ang kapatid ni Zay. Kita niyang pag-alala sa mga mata ni Zay tuwing maglalagay siya sa pushcart. Hoy, baka maubos ang sahod mo niyan. Ako nang magbabayad sa iba. Giit pa nito. Kanina pa ito pinipilit na ito ang magbayad pero hindi pa rin siya pumayag. Sa totoo lang,
barya lang sa kanyang mga pinamili niya ngayon. Kung di lang nag-alala siyang baka magduda si Sai kanina ay, baka inubos niya ang panindang larawan para sa mga kapatid niya. Hirap na silang magbitbit paglabas ng mall. Dumaan po sila sa isang kainan para bumili ng pagkain. Malaki ang ipon ko, wala naman akong paggagastusan, kaya ayos lang. Ang parati niyang rason sa tuwing aalma si Sai. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ni Sai nang makarating sila sa bahay ng dalaga. Hindi niya rin nakalimutang ibili ng damit ang ina ni Sai. Payat ang ginang ngunit, baka sa mukha ang ngiti sa tuwing mapapatingin kay Sai, bagay na hindi niya makita sa ina niya. Paborito ng ina niya ang kuya ni Sai. Ang mami at daddy niya, itinakda ng kuya niyang siyang upo bilang CEO sa kumpanya paglaki nito. Pero dahil sa aksidente, nagbago ang lahat. Kahit pa malaki nang naitulong niya sa pamilya niya at mas napalago niya ang negosyo ng pamilya niya ay tila baliwala pa rin sa mami at daddy niya. Kaya nga nagsisisi siyang nabuhay siya. Isa rin sa dahilan kung bakit nagawa niyang magkargador upang kalimutan ang totoong mundo bilang CEO at pagiging unwanted child niya. Ngayong nasaksihan niyang masayang pamilya ni Zai, kahit pa wala itong ama, parang naiinggit siya. Sa kabila ng paghihirap ay, nagagawa pa rin itong maging masaya ng ganito. Nakipagsalo siya sa pagkain at nakakatuwang panuuri na nagdarasal ang pamilya niya bago magsimulang kumain. Sabay-sabay ang mga itong kumakain at masaya nagkukwentuhan sa pagkainan. Napangiti siya ng balingan si Zai sa kanya na pagtanto kung anong klaseng kapatid at anak si Zai. Mabuti itong babae. Lim, tawag ni Zai nang nasa gate na sila. Dilingon niya ang babae. Ha? Ngumiti ito. Salamat sa lahat. Napakasaya ng pamilya ko. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko at lalo na si Mama. Maraming salamat. Hindi na napigilan ni Zai at bigla na lang itong umiyak. Agad niyang nilapitan ang babae at pinunasan ang bisngi nito. Akong dapat magpasalamat. Aniya. Dagdaka si Zai habang nakatitig sa mga mata niya. Dahil naging masaya ako. Mahinang sambit niya. Pakas pa rin ang pagtatakas sa mga mata nito. Imposibleng kahit kailan ay hindi mo naranasang maging masaya, Lim. Gumiti siya ng may pait. Kahit kailan, hindi ko naranasan yon. Hanggang sa nakilala kita at ang pamilya mo. Kaya salamat, Zai. Gumiti si Zai. Masaya ako malaman na napasaya ka namin. Nagulat si Zai kinabukasan nang tawagan na naman ng Saveranong Company. Kung hindi lang dahil kailangan niya ng trabaho, ay hindi siya sisipot doon at tatanggapin ng trabaho. Iniisip niyang baka naawat na konsensya ang Liam Saverano na yon. Matapos nitong malamang nagkamali ito ng judge sa pagkatao niya. You can start now. Ani babae na iniwan ni Liam doon upang siyang mag-guide sa kanya. Ito ang papalitan niyang sekretary. Buntis ito at kailangan itong magbitiw sa trabaho dahil pinapahinto na ito ng asawa nito sa pagtatrabaho. Kilala talagang masungit iyang si Sir Saverano, pero maayos naman siyang katrabaho. Ani babae, matagal na ito doon kaya kilala na nito ang boss. Tumungo-tango siya, binigyan na rin siya ng pwesto. May table siya sa labas ng pinto ng executive office. Hindi na siya nahirapan sa unang araw niya dahil magaling magturo ang former secretary ni Liam. Agad niyang natutunan ang mga kailangan niyang gawin dahil sa magaling nitong pagtuturo. Mga bandang tanghali na iwan na siya ng dating sekretary dahil natuto na siya sa mga gagawin. Hi, I'm Mark. What's your name? Biglang sumulpot ang lalaki may malawak na ngisi. Alanganin siyang ngumiti sa lalaki. Hi, Zai Alcador nga pala. Nahihiya niyang tinanggap ang kamay ng lalaki. Wow, ang cute ng name mo, parang ikaw. Tapos kumindat ito. Napangiwi siya. Medyo nakaramdam siya ng awkward niya sa lalaki. Ganun ba? Nagbitiw siya ng hilaw na tawa. Gusto mong sumama mamaya? Lalabas kaming lahat, birthday ng coworker natin. Kasi isang club kami magsiselebrate ng birthday niya. Parang welcome party na rin kapag sumama ka. Till first day mo ngayon. Paliwanag dito. Gumisi siya at umiling. Hindi na. Kailangan kong umuwi ng maaga mamaya. May magagalit bang boyfriend? Gumisi ito. Wala naman. Kailangan ko lang umuwi ka agad. Tumangot-tango si Mark. Hindi ba talaga pwede? Nanatili ang ngiti niya habang umiiling. Talagang mapilit ang lalaki at hindi na talaga siya komportable. Natigil lang si Mark na matanaw ang lalaking paparating. It's Liam at his towering height.
Duminanting naglalakad sa harap ng mga empleyado at papunta sa executive office. Nang mapansin nito si Mark sa table niya ay umangat ang kilay ni Liam sa kanilang dalawa ni Mark. Anong ginagawa mo dyan? Oras ng trabaho ngayon. Binalingan ni Liam si Mark, samantalang si Mark naman ay natatarantang umalis kaagad sa harapan ni Liam. Nang maiwan silang dalawa ni Liam doon, saka ito nagsalita. You said you're professional. Patunayan mo ngayon. Ani Liam. Napalunok siya at tumango sa lalaki. Nakaramdam siya ng iritasyon, pero pinipigilan niyang ipakita iyon. Parati niyang pinapaalala sa sariling kailangan niyang kumayod. Kailangan siya ng pamilya niya at kailangan niyang magpakumbaba. Ilang saglit ay nagulat nilang si Zai nang makita ang gabundok ng mga papel sa harapan. Pinadala ni Sir Soberano ito dito. Kailangan mo raw itong asikasuin dahil may pupuntahan pa siyang meeting. Ani ng babae siyang pumasok kanina sa office ni Liam para magpasa ng report. Ngayon, siya naman ang bibigyan nito ng trabaho. Kumuyo mang kamo ni Liam nang makita ang akma ng lalapitan ni Mark si Zai. Siguradong gugulin na naman ng lalaki si Zai. Kaya't para hindi nito makausap ang babae ay bibigyan niya ito ng maraming trabaho. Kunyari na lang may meeting siya maya-maya para may dahilan siya. Sinisikap niyang magsungit kay Zai kahit nahihirapan niya siya. Hindi pwedeng mahalata nito ang totoo niyang katauhan. Halatang kanina pa nahihirapan ng babae sa pinapagawa niya dito. Pero gusto talaga nitong tapusin iyon. Hindi na nga ito bumaba para kumain man lang. Balak talaga nitong tapusin ang trabaho sa araw na iyon. Kaya't nagtawag siya sa front desk sa lobby. Mag-order kayo ng packed lunch. Iakyat niyo dito sa floor ko. At i-distribute niyo sa mga trabahante ko rito. Utos niya sa tauhan. Kapag nag-order siya ng isang lunch lang at ibinigay niya kay Zai, baka mahalata ng iba na may something siya sa babae. Kaya't kailangan niyang bilhan ng pagkain ng lahat ng tauhan sa floor na iyon. Ang importante ay makita niyang kumakain si Zai at hindi ito nagugutom sa trabaho. Maging ang snack ay nag-distribute siya sa floor na yan. Bigla tuloy siya naging mabango sa mga trabahante niya kahit di niya naman sadya. Sir, salamat po sa pagkain. Na-appreciate po talaga namin ang binigay niyo. Ani ng isa sa babae niyang empleyado na kilig pa habang nagsasalita. Put down the files and go. Seryoso niyang utos sa babae. Pagdadala lang dapat ito ng report sa opisina niya, pero natatagalan pa ito doon dahil pinupuri pa siya habang wala naman siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam sa anumang sabihin ng iba sa kanya, kaya nga parati siyang nagsusungit kapag nasa kumpanya na siya. Para siya ibang tao. Hindi niya mapigilang maging ganon. Kapag nasa magare siyang opisina ay naalala niya parte siya ng pamilya ng Soberano at kailangan niya umaktong iba siya sa lahat. Katulad ng kung gaano kasungit ang ama niya sa mga empleyado nito noon. Kinailangan niyang maging ganun dahil ganun ang gusto ng ama niyang gawin niya. Sa totoo lang, kasi niya lang napapakita ang totoo niyang ugali. Bilang si Lim, na kargador na kilala ng babae na tinuturing nitong best friend. Ayaw niyang magbago ang turing nito sa kanya. Kaya kung maaari ay, hindi malaman ni Zai ang totoo na ang kaibigan nito at ang lalaking kinainisan nito ay iisa. Tahimik at nakabusangot na dinala ni Zai ang mga pinapagawa niya dito at inilapag sa mesa niya. Heto na po lahat. Anito sa seryosong boses. Hindi niya sinulyapan si Zai kahit gusto niya itong pasalamatan. Nagkunwari na lang siyang may tatawagan para lang isipin itong wala na siyang ibang kailangan dito. Umalis ito at sinundan niya ang tingin ng babae. Ilang saglit lang ay biglang tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya ang screen ay napag-alaman niyang numero ni Zai ang nakatatak doon. Zai? Ano yan hindi may iwasan hindi mapangiti? Pasensya na Lim. Na-disturbo ba kita? No. Hindi naman. Bakit? Kumakain ka ba ng balut? Libre ko. Offer nito. Kahit hindi pa siya nakakain nun talaga. Oo, sige. San ba? Para siyang hipnotismo na agad sumungayon sa dalaga. Nakagat ni Zai ang babang labi habang nakapangalong baba at naghihintay kay Lim. Tama ba na niyaya niya ang lalaki? Papaano kung pagod pala ito at nakadistorbo siya? Napatingin ulit siya sa cellphone para gusto niya tuloy tawagan ito ulit at sabihin huwag nang tumuloy. Dalauwi na lang siya. Nakakahiya. Hindi naman kasi pwedeng ganito bigla na lang siyang tatawag para lang utusan itong samahan siya. Masyado lang talagang mabait itong si Lim at parati na lang sumusunod sa mga gusto niya. Kung may green flag na nag-i-exist sa mundong to, si Lim na iyon. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya agad ang binatang. Nagpalingalinga
at halatang hinahanap siya. Nakasuot ito ng gray na shirt at kupasin na maong. Hindi na rin gaanong mahabang balbas nito at itinali na rin ng lalaki ang mahaba nitong buhok. Napanganga siya, mas lalo itong gumagwapo araw-araw sa paningin niya. Parang hinaplos ang puso niya sa ideyang nandito si Lim dahil lang sinabi niya dito makipagkita siya. Wala itong anumang dahilan, susulpot agad kapag sinabi niya. Di niya naman ito boyfriend pero masyado itong supportive sa kanya. Kumuha siya dito para mapansin siya nito. Nang makita siya ni Limay, agad itong lumapit sa kanya. Sorry, baka nadistorbo kita. Baka pagod ka. Baka sanggalt sa mukha niya habang nakatitig dito. Alam niyang mahirap ang trabaho nito. Maghapon itong sasama kay Mang Kanor para mag-discard ka ng sakong-sakong bigas. Dapat nagpapahinga na ito ngayon sa silid nito. Pero ito, at nagpunta pa talaga dito. Ayos lang, hindi naman ako pagod. Umupo agad dito sa kabilang upuan. Nandito sila sa kainan na puro sa balot lang ang sineserve. Isa pa to. Hindi niya rin tinanong si Lim kung ayos lang dito na kumain. Basta-basta niya nalang sinabing kakain sila ng balot. Napapikit siya ng mariin. Palpak na naman siya. 20 balot pa man din agad ang dumating sa mesa nila. Eat all you can kasi dito. Kaya lang puro sa balot lang. Kumakain ka ba talaga nito? Naitanong niya nang makitang medyo alanganin pa si Lim na dumampot ng balot. Napansin niyang nalilito ito nang makitang maanghang na suka at asin. Kinagayalan din siya nito. Nagdududa tuloy siya kung kumakain talaga ito ng ganun. Hindi masyado. Alanganin na sagot niya. Pero nang magsimula na itong matikman iyon, ay halos naubos nito ang 5 balot. Hindi niya lubos sa kalain, gustong-gusto nito iyon. Hoy, dahan-dahan. Aniya dito. Ilan na bang naubos ko? Gulat pa ito nang makita ng tumpok na shell ng balot malapit sa plato nito. 5. Napangiwi na sagot niya. Nagpatuloy pa si Lim sa pagkain nun. Napabuntong hininga siya ng malalang trabaho. Ayos ka lang? Usisa ni Lim. Nagkipit balikat siya. Pagod lang. Napagtripat na naman ako ng boss ko. Akalain mong pinatapos niya sa akin yung gabundok ng mapapelas na yun? Napatikim si Lim at nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit parating mainit ang ulo niya sa akin. Pero bigla naman nang libre ng lunch at snacks kanina. Bipolar ba siya? Hindi ko siya maintindihan talaga. Wala naman siyang ginawang masama sa lalaking yon. Hindi niya alam kung bakit parati siyang pinag-inita nun. Dahil ba sinagot niya ito nung interview niya? Dahil pinahiya niya ito? Siguro talagang nasagi ang pride nito. Kaya pinag-iinitan siya. Kapag ako napikon, bibiyakan ko yung itlog niya. Aniya sabay hampas ng balot sa mesa. Napakurap-kurap si Lim at napalunok. May iritasyon na kinain niyang hawak na balot. Si Lim naman ay naparami ng kain sa balot. Pagka-uwi nila ay nagulat na lang siya nang magreklamo ito masakit ang siya nito. Sabi ko naman sa'yo dahan-dahan eh. Hindi naman tatakbo yung mga itlog ngayon. Aniya habang sakay sila ng tricycle at naghahanap ng hospital. Parang gusto niyang sabunutan ng sarili. Kasalanan niya rin naman kasi siyang nagyaya tapos hindi niya malang siguro na hindi mapapahamak si Lim. Kung bakit kasi dinaig pa siya ng pagkasela nito sa pagkain. Doon na lang. Tinuro ni Lim ang isang hospital. Private iyon. Sigurado ka? Gulat niyang bulalas. Oo. Anito kahit napapangiwi na. Iniskasa ito agad doon at naghintay na lang siya ng upuan sa lobby ng hospital. Malapit na naman ang public hospital. Bakit ba kasi mas pinili nitong pumasok sa pribadong hospital? Baka maubos ang ipon nito ngayon. Kasalanan niya talaga ito. Dapat hindi niya nayayaing mag-food trip iyong si Lim. Kung bakit din ang yabang-yabang nitong magyaya ng food trip, mihina naman pala ang tiyan nito sa mga pangkantong pagkain. Napasapo siya sa noo. Matagal siyang naghintay doon. Kaya hindi niya na natiis at sumunod na siya. Kaya lang sa pinto pa lang ay napasin niya ang usapan ni Lim at ang doktor sa loob ng office. Buti't hindi ka nahuli ni Tito. Kapag nalaman niya talaga itong kalokohan mo, lagot ka talaga doon. Boses ng lalaki iyon. Nasa ibang bansa siya, kaya imposible. Boses naman ni Lim iyon. Kunot nung kinutok niya ang pinto at saka siya napansin na tahimik ang mga ito sa loob. Pasok. Boses iyon ng lalaki. Dahan-dahan niya naman pinihit ang doorknob at napangiti nang sumilip siya. Nagbitiw ng tipid ng ngiti ang doktor. Tapos ay binigyan ng makahulugang tingin si Lim. Kasama pa ako nitong si Lim.
Sumunod ba ako kasi nainip ako sa labas? Paliwanag niya. Imunestra nitong upuan. Sure, have a seat. Ngali-ngali siyang nagtungo doon at umupo. Seryoso naman na pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa erereseta nito kay Lim. Pagkalabas ni Lai, nag-alala agad siya nang tanungin niya ito kung magkano ang ginastos nito. Libre lang, ani Lim. Nagulat siya. Seryoso? Bakit? Kasi... Medyo balista pa si Lim at hindi agad nadugtungan ang sasabihin. Kilala ko nung doktor. Siya yung tinulungan ko nung mahulog ang cellphone niya sa kanal. Tinulungan ko siyang makuha at saka nag-offer din siyang libre service sa akin kapag raw nagpunta ako sa ospital niya. Namamangha siya nang marinig yon. Natutuwa siyang hindi naman pala napagasto si Lim. Nakahinga siya ng malawag. Kasalanan pa naman din niya yon. Seriously, Lim? Natatawa si Brent nang pumasok siya sa office nito. Sa ospital na yon. Masakit na nga ang tiyan niya at lahat-lahat ay nagawa pa siya nitong pagtawanan ng ganun. Bigyan mo na ako agad ng gamot. Reklamo niya at napapangwi na. Nang ibigay nito ang kailangan niya ay nakahinga siya ng maluwag nung maayos-ayos ng pakiramdam niya. No way. You just ate it? That balut? Bulalas ni Brent. Matapos niya ang kwento ang dahilan niya kaya siya nagkaganon. Hindi niya alam kung bakit pero agad siyang pumayag ng magyaya si Zai na lumabas sila at kumain ng balut kahit hindi naman siya sure kung talagang hiyang siya sa pagkain. Tsaka ang weird dahil nagustuhan niya talaga iyon. At naparaming pagkain niya. Gusto ko rin eh. Hindi naman pala nakakadiri. Aniya. Napapangwi na nga ang doktor habang kinakwento niya. Si Brent ay matagal niya ng kaibigan nung high school pa sila. Hanggang sa nag-college sila ay magkaibigan pa rin. Pero sila nung school na pinasukan. Hindi nga lang pareho ng kurso na kinuha nilang dalawa. Dahil na rin sa kagustuhan niyang umupo bilang CEO sa kumpanya nila ay business ang kinuha niya samantalang nag-doktor si Brent. Ito na ngayon may-ari ng hospital na ito. Buti't hindi ka pa nahuli ni Tito. Kapag nalaman niya talaga itong kalokohan mo, lagot ka talaga dun. Boses ng lalaki iyon. Nasa ibang masa siya, kaya imposible. Wala namang pakialam ang ama niya sa mga pinagagawa niya. Kahit pa yata mag-suicide siya, hindi pa rin makikialam ang mga yon. Baka nga matuwa pang mga ito na wala na siya. At least hindi na nito maalala sa kanyang kuya niya. Wala nang magpapaalala sa mga ito. Ang tungkol sa kanila nitong paboritong anak. Natigilan siya nang marinig ang katok sa pinto. Nagkatinginan sila ni Brent. Pasok, ani Brent. Kinakaban agad siya nang sumilip si Zai. Ngumiti ito at napalunok siya. Araw-araw na lang yatang maganda sa paningin niya si Zai, lalo na kapag gumingiti. Nagpaliwanag ito kung bakit nandun ito. Kaya tuloy. At umakto sila ni Brent na hindi magkakilala. At tipikal na pasyente lang siya nito. Hindi naman pwede mag-usap sila na parang close. Cargador nga lang siya, tapos biglang magiging close sila ng doktor na to. Baka magduto pa si Zai. Kahit nga nung maudulas siya at nasabi niyang libre lang siya sa hospital na yon, ay kinakaban agad siya nun. Muntik niya pang masabi na close sila ng may-ari ng hospital, buti na lang napigilan niyang sarili. Kilala ko nung doktor. Siya yung tinulungan ko nung mahulog ang cellphone niya sa kanal. Tinulungan ko siyang makuha at saka siya nag-offer ng libre service sa akin kapag raw nagpunta ako sa hospital niya. Mabuti na lang at agad siya nakapag-isip ng palusot. Istoryang pangkanto pero at least naniwala si Zai na ganun ang nangyari. Kaya para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib nang makasakay na sila sa tricycle at walang ibang tanong pa si Zai. Nagulat si Zai ng kinabukasan ay wala si Liam sa office nito. Akala niya dahil wala ang boss ay wala siyang masyadong trabaho sa araw na yon. Pero isa sa office mate niyang naghatid sa kanya ng mga papel para sabihin ipapasikaso yun ni Liam. May sakit daw si sir kaya wala siya ngayon. Ilagay mo na lang sa table niya pagkatapos mo. Ani ng coworker niya. Napabuntong hininga siya. Balik na naman siya sa pag-aasikaso nitong gabundok na gawain. Inabot pa nga siya ng 10 ng gabi sa pagtatrabaho. Kinabukasan ay wala ulit ang boss nila. Nagpunta siya sa grocery store na pinagtatrabuhan noon para mamili. Napansin niyang nandoon ang matauhan ni Mang Kanor. Nagdi-discard ga ang mga ito ng bigas pero wala doon si Lim. Bakit wala ho si Lim? Usisa niya sa katrabaho ni Lim. Ewan, ang sabi may sakit yata kaya hindi nakapasok ngayon. Ani ng trabahan din ni Mang Kanor. Kumunot ang noo niya. Siguro uso ang magkasakit ngayon dahil pati ang boss niya ay nagkasakit din. Mas lalo na si Lim. Mukha lang yung tigasin dahil maskulato. Masalan nga lang ang tiyan sa pagkain eh.
lalo na siguro sa sakit. Kinuha yung phone niya. Kung alam niya lang na kung saan nakatira si Lim, wala kasing makapagsabi. Sabi lang ng iba na tiyahin itong may-ari ng bakery sa may kanto. Pero di niya matanong-tanong kasi masungit tingnan. Natatakot siyang baka kapag nagtanong siya, bigla na lang siyang kalmutin. Mabigyan niya malang sana ito ng gamot. Baka wala itong kasama at nahirapan itong asikasuhin ng mag-isang sarili. Tulim, nagkasakit ka raw? May kasama ka ba? Uminom ka kaagad ng gamot. Magpahinga ka at huwag ka muna agad pumasok kapag bumaba ng lagnat mo. Baka may binat ka pa. Tsaka kumain ka ng mabuti. Sa nanyang text na iyon at nag-aalalang na pabuntong hininga. Kinabukasan ay bumalik na sa opisina si Liam. Nakabalik na ang boss niya. Tiyak ng marami na namang trabaho ang ibibigay nito sa kanya. Pero himala nung araw na yun ay wala itong masyadong binigay na trabaho. Bakit hindi ka kumain? Nagulat siya nang lumapit sa table niya si Liam. Bakas ang pag-alala sa mukha nito na nakatitig sa kanya. Napakurap-kurap siya. Baka nagkamali lang siya. Baka namang malikmata lang siya. Inaantok po ako. Hindi naman po ako nagugutom. Pagdadahilan niya. At nagtataka pa rin siya sa kanyang boss. Naggalagnat lang ay bigla itong magiging ganito pagbalik. She still need to eat, Sai. Giit nito. Natigilan siya ng bagitin nitong pangalan niya. Bakit parang familiar ang dating niyon sa kanya? Bakit parang kaharap niya ngayon si Lim? Pakiramdam niya si Lim ang nasa harapan niya at si Lim ang nagsasabi nun mismo. Napanganga siya habang nakitingala sa lalaki. Napatitig din siya sa mga mata nito. Bakit ngayon niya lang napansin na magkapareho ng mata si Lim at Liam? Totoo bang kamukha ni Lim ang CEO na si Liam? Nagtagis ang bagang niya. Magkamukha man sila o hindi. Hindi pa rin sila magkapareho ng ugali. Malayong malayo siya kay Lim. Nagulat si Zay kinabukasan nang may madatnan siyang isang piraso ng red rose sa mesa niya. Kinakaba na binuklat niya ang papel niyon. Binasa niyang nakasulat doon. Good morning. Hope to see you smile every day. From your secret admirer. Napalunok siya at tumingin sa rosas na hawak. Inamoy niyang bulaklak at napapikit. Ang bango-bango nun. Napatingin siya sa paligid. Nagsalubong ang tingin nila ng boss niyang si Liam. Kunod nung tinignan nitong hawak niyang bulaklak. Tiyak niya namang hindi ito tipo na magbibigay nun. Asa pa siya. Napangiti siya at nilagay sa ibabaw ng desk niya ang bulaklak. First time niya kasing makatanggap ng bulaklak. Kaya't kahit papaano'y kinikilig siya. Kung sino man yun ay nagpapasalamat siya rito. Kaya lang naglawang saya nung araw na yun. Nang tambakin na naman siya ng trabaho. Walang ibang may pakana kundi ang boss at demonyo sa paningin niyang si Liam Saverano. Bangag tuloy siyang natapos ang trabaho. Agad siyang bumaba pero nakalimutan niya ang cellphone niya sa table niya kaya binalikan niya. Saktong nakarating siya sa pwesa niya nang maaktuhan niya kung sino talagang naglalagay ng bulaklak sa table niya. Ang katrabaho niyang si Kenneth. Namilog ang mga mata nito nang pagharap nito ay nakita siya nito. Nagulat ito nang malaman na nabuko niya na ito. Nairita si Liam na makita niya sa CCTV monitor niya sa opisina na nakikipag-usap pa si Zay doon sa Kenneth niyan. Talagang in-entertain pa nitong lalaki, alam na nga nitong may gusto ang gagong Kenneth niyan dito. Mas lalong aasa yung lalaki o baka gusto rin ni Zay. Nagtagis ang bagang niya. Hindi siya mapakalihabang nakatitig sa monitor. Kung pwede niya lang ipasok ang kumay niya doon at hilayin palayo si Zay sa lalaking iyon ay matagal niya nang ginawa. Damn it. Huwag mo kausapin yan. Bulalas niya habang nakaharap sa monitor. Nang mapansin niyang hinawi ng Kenneth na yun ang buhok ni Zay ay hindi na siya nakapagpigil at lumabas na ng opisina. Agad niyang nakita ang dalawa sa labas. Seryoso? May bubuyog talaga sa buhok ko? Saan? Saan? Takot na bulalas ni Zay. Pinagpag ni Kenneth ang buhok ni Zay habang natataranta si Zay. Kaya pala hinawakan ni Kenneth si Zay sa buhok. Inakalya pa man din at nakipag-flirt ang lalaki at balak na nitong mag-first base. You too. Natigilan ang dalawa sa ginagawa ng magsalita siya. Napatingin ang dalawa sa kanya. Sir. Napayuko si Kenneth nang mapagtantong siya iyon. Tiningnan niya si Zay na parang may iyak habang magulo ang buhok. Nagkakagulo ang buhok nito. Ayun ang bubuyog, Zay. Bulalas ni Kenneth. Parang kidlat na nakaalis agad si Zay sa kinatatayuan. At isang kurapay, mabilis itong nakapagtago sa likuran niya. Hinampas siya ng pinilot na karton ng bubuyog at inapakan niya nang bumagsak ito sa sahig.
Wala nang bubuyo. Ano yan ang sinasabihan na si Zay na nagtatago sa likuran niya? Pasensya na po, sir. Yung bulaklak ko kasing dala, hindi ko napansin na may bubuyog pala na dumapo doon bago nakarating dito sa loob. Agad na paliwanag ni Kenneth. Sinamaan niya ng tingin sa Kenneth. Sino bang nagsabi magligoan kayo sa building ko? Iritado niyang bulala sa lalaki. Nako, sorry po. Sorry po. Ulit-ulit na sambit ni Kenneth. Nang lingunin niya sa Zayay, bakas ang guilt sa mukha nito. Bad mood siya, kahit nung umuwi siya. Tapos nagulat pa siya nang bigla nilang tumawag si Zay. Hoy, ayos ka na ba? Nag-alala ako sa'yo. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita dito sa grocery store. Magaling ka na ba? Bungad agad ni Zay. Hindi siya agad nakapagsalita. Naiinis siya dito kanina, pero ngayong nalaman niyang hinahanap siya ni Tuay. Naglaho na parang bulang inis niya kay Zay. Oo, ayos lang ako. Gargal ang boses niya. Bakit parang hindi ka naman okay? Talaga bang maayos ka na? San ka ba kasi nakatira? Pupuntahan kita. Baka nagsisinungaling ka lang ha? Baka may sakit ka pa rin kaya hindi ka pumapasok. Iyong totoo. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti sa kakulitan nito. Ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Siya nga pala. Alam mo kanina? May natanggap akong flower galing kay Kenneth? Biglang puto niya sa sasabihin nito. Nagdagis ang bagang niya. Huli na nang mapagtanto niyang nabanggit niyang pangalan ng hinayupak na lalaking yun. Teka, paano mo nalaman na Kenneth ang pangalan ng nagbigay? Nagtatakang tanong ni Zay. Parang gusto niyang murahin ang sarili. Dahil sa inis niya, nabanggit niya tuloy ang pangalan. Nanghula lang ako. Akalain mong nahulaan ko palang pangalan? Palusot niya. Ganun ba? Nagbitiw to ng tao pero halatang napipilitan lang. Halatang nagtataka pa rin at papaano niya nahulaan ang pangalan ng Kenneth niyon. Ayun nga, nagbigay siya ng rose. Pero hindi ko naman siya type. Nakakatuwa lang na makatanggap ng flower. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na hindi naman pala nito type ang Kenneth niyon. Huwag mo siyang paasahin. Dapat basta din muna agad. Nakakaawa naman yung tao kapag hinayaan mo lang na umasa dahil lang sa natutuwa ka sa pa-flowers niya. Advice pa ko nun niya. Oo nga no. Sige bukas. Aamin ko na agad sa kanya. Natatawa pa si Zay sa kabilang linya. Tapos ay nagkwento na ito. As usual, nilait na naman ito ang Liam side niya. Parati na lang itong iritado sa Liam side niya. Sinasabi nito kung gaano nito kagustong sapakin si Liam. Kung gaano nito kagustong sigawan si Liam. Natatawa na lang siyang marinig iyon kay Zay. Hindi siya makapaniwalang balak pala siya nitong sapakin sa opisina hanggang sa nakatulog ang babae. Hindi na ito nagsasalita at hilik na lang itong naririnig niya. Good night, baby. Ano niya sa cellphone bago binaba ang tawag? Alam niyang hindi maririnig niya sa iyon dahil tulog na ito. Napangiti siya habang nakatingin sa labas ng condo unit niya. Matagal pa bago siya dinalaw ng antok. Nagulat si Zay nang maabutan niyang isang bukay ng bulaklak sa mesa niya. Puros red rose iyon. Malaking bukay iyon. Papaano may bulaklak ulit doon? Kung tapos yun ang inamin kay Kenneth na wala siyang gusto dito. Sakto naman at duman si Kenneth para magpasa ng kung anong papel sa opisina ni Liam. Kenneth? Tawag niya sa lalaki. Tumingin sa Kenneth sa mesa niya at kunod ang noon nito. Ano yun? Ano ito sa malamig na paraan? Ayaw na kitang paasahin kaya tinanggihan kita ng maaga. Pero tiningnan pa ni bagong bulaklak sa table niya. Bigla na lang umiling si Kenneth. Hindi akin ang bulaklak na yan. Kung yan ang iniisip mo. Nung binastin mo ako, tinanggap ko na yan kahit masakit. Tapos ay nilampisan siya ni Kenneth. Napanganga siya. Talagang hindi kay Kenneth ang bulaklak? Kung ganun, kanino naman kaya galing itong bulaklak ngayon? Ang daming admirers ah. Tudyo ng isa pa nilang kasama. Hilaw siyang nagbitiw ng ngiti dito kahit bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka. Gusto niyang malaman kung sino naman ito ngayon. Kinabukasan ay mayroon na namang bulaklak sa desk niya. Ganun pa rin kadaming bulaklak. Alam niyang mahal ang ganung bulaklak. Kaya nag-aalala siya. Baka basta din lang din ito dahil hindi niya ito type at sasayangin lang ang effort at gastos nung nagbigay ng bulaklak sa kanya. May konsensya rin naman siya. Kaya nang mag-out sila, agad siyang napunta sa monitor room para makita ang CCTV footage ng floor nila. Nakiusap siya sa nakatoka doon na tulungan siya dahil gusto niyang makita ang footage ng araw na nabanggit niya.
mas lalo siyang nagulat sa nalaman. Nakita mismo ng dalawang mata niya kung sinong naglagay ng bulaklak sa table niya. Ang mismong boss niyang si Liam. Hindi niya makwento yun kay Lim. Hindi pa siya sure kung anong totoong balak ng boss nila at bakit nito yung ginagawa. O baka gusto lang siya ulit nitong paglaruan. Talaga sa ganung paraan siya nito paglalaruan? Talagang aabot ito sa ganung point? Hindi siya makapaniwala. Kaya kinabukasan ay nagkunwari siyang may ihatid na kape kay Liam. Kahit hindi naman talaga siya nagtitimpla ng kape para dito. Ngayon lang talaga dahil may kailangan siyang malaman. What for? Kunot ang noon ni Liam na makita siyang may dalang kape. Para po sa inyo. Inilapag niya yun sa table nito. Umangat ang kilay nito. Hindi mo naman ako nilalason. Nagsalubong ang kilay niya. Halatang guilty ito na may ginagawa nga itong hindi maganda. Para isipin itong lalasunin niya ito. Kung may lason po yan, patay na po sana si Jorek sa labas. Isang lagayan lang po ang pinaguhaanan yan at wala naman akong mapapala kung lalasunin ko po kayo. Aniya. Kinaas pa ni Jorek ang kape nito nang dumaan ito sa opisina ni Liam. Nagtagis ang bagang ni Liam. Makukulong lang ako at hindi ko itatay ang kinabukasan ng pamilya ko para lang lasunin kayo. Gumuso siya. So, what do you want? May hingin kang pabor? Ani Liam at tumungga sa tasa ng kape na dala niya. Gusto ko lang po sanang malaman. Napatigil siya. Parang nawawalan siya ng lakas para magpatuloy pero kailangan niyang malaman ang totoo. Kung bakit kayo naglalagay ng bulaklak sa desk ko. Naubos si Liam habang sumisimsim ng kape na dala niya. Ano po bang balak niyo? Kasi iniisip ko, baka ganun na talaga kalala ang galit niyo sa akin para pag-ripan ako ng ganun. Talagang gumastos pa kayo. Niiyak na siya. Ayaw niyang nagagalit sa kanya at mas lalong ayaw niyang pinagtitripan siya. Lalo na at wala naman siyang ginawang masama. Nagtatrabaho lang naman siya ng maayos doon. Lahat ng pinapagawa nito, kahit sobra-sobra ay kinakaya niya. Hindi niya alam kung anong nagawa niya dito para gawin ang ganitong bagay sa kanya. Agad tumayo si Liam at akmang lalapitan siya, pero agad siyang umatras. Yun po bang dahilan? Kaya pinabalik niyo ako dito sa kumpanya niyo? Sinasabi niyong hindi ako professional pero itong ginagawa niyo. Gawain ba ng professional itong pambubuli niyo sa empleyado niyo? Patuloy na dumadaloy ang luhas sa mga mata niya. Hindi ko na po kayo maintindihan. Pasensya na pero gusto ko na pong mag-resign ngayon. Duman ang pag-alala sa mukha ni Liam na hindi niya maintindihan. Imposible iyon. Wala naman itong ibang ginawa kundi ang ibuli siya doon. Tapos mag-aalala? Ito? Asa naman siya. Akmang lalabas na siya ng hilahin itong kamay niya. Nagulat siya sa pagharap niya nang sinalubong siya nito ng halik. Nimilog ang mga mata niya. Parang hindi ka panipaniwalang nangyayari ito sa kanilang dalawa ngayon. Hinahalikan siya ng boss niya at hindi niya ito inasahan. Hindi niya nakitang darating ang tagpong ito. Unti-unting nagmulat ang mga mata ng lalaki. Oh my gosh! Bulalas ng tawa na nakita ang halika nila ng boss niya. Papasok na sana ito sa opisina ng boss nang maaktuhan sila sa ganung eksena. Agad itong bumalik sa labas na parang na-eskandalo. Nang matauhan siya ay agad niyang tinulak si Liam. Gulat siya kaabot langit ang hiya at iritasyon na nararamdaman niya nung umalis sa opisina na iyon. Inaasang agad kakalat ang tungkol sa halik na iyon. Pagkalabas niya ay umiyak na nakayuko siya at kinuha ang jacket niya. Tsaka ang ibang gamit at walang salita na umalis. Nakasunod ang tingin ng mga katrabaho niya sa kanya hanggang sa makapasok siya sa elevator. Tapos ay balik sa bulungan ng lahat. Tiyak na hanggang ngayon ay pinagpipiyestahan ng lahat ng balitang iyon. Malaking tao si Liam, samantalang isa lang siyang sekretary. At mababa pa sa mababa. Lalabas na inakit niya si Liam at gusto niyang umangat sa buhay kaya naging desperada na siya. Siyang mapapasama ngayon dahil sa ginawa nito. Tiyak na masaya na ang Liam na iyon dahil mas lumala ngayon ang issue na iyon at mas lalo siyang mapapasama. Naiiyak siya. Nagsisisi siya kung bakit bumalik pa siya sa kumpanyang iyon. Sana hindi na siya nagpaloko noon. Nakailang bote na siya ng beer. Nung muntik na siyang ma-rape ng boss niya sa dating pinagtatrabawan niya. Ganito rin ang senaryo niya. Nasa tulay siya habang katabi ang ilang bote ng beer. Nag-resign din siya noon. Tapos ngayon naman ay pinaya siya ng Liam na iyon. Niyakap niyang railing ng tulay at lasing na lasing na. Kapag nahulog siya dito, patay siya. Kaya lang hindi pa siya pwedeng sumuko dahil nandyan pang ina
at mga kapatid niyang umaasa sa kanya. Hindi pa siya pwedeng sumuko kasi bawal. Bawal niya pong gawin ang anumang gusto niya sa buhay niya kasi may umaasa sa kanya. Isang maling desisyon niya lang at madadamay lahat ng mahal niya sa buhay. Ano ba naman po to? Bigyan niyo naman po ako ng matinong trabaho na may matinong amo. Ubod lakas niyang sigaw. Gusto ko lang namang suportahan at alagaan ang mamahal ko sa buhay. Gusto ko lang naman pag-aralin at pagtapusin sa kolehiyo ang mga kapatid ko. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi maampat ang luwas sa mga mata niya. Wala naman po akong ginawang masama. Naging mabuti naman po ako. Sana huwag naman kayo malupit sa akin. Nanghina na niyakap niya ulit ang railing ng tulay. Ilang saglit pa ay tumawa siya habang may luwas sa pisngi. Nagmumukha na siyang baliw sa gilid ng tulay. Hanggang sa huminga na siya doon sa kalasingan at pagod. Gusto niya ng break kahit isang beses lang. Pagod na kasi siya. Ilang saglit lang ay napansin niyang pasan na siya ng kung sino sa likuran nito. Naamo niya ang familiar nitong pabango ay alam na agad niya kung sino. Napangiti siya habang napapikit. Salamat Lima. Mabigat ba ako? Hayaan mo, hindi na maulit. Maghanap ulit ako ng trabaho. Hindi na kasi pwedeng tumambay. May pamilya akong binubuhay. Ang sarap talaga maging breadwinner. Parati kang inspired magbanat ng buto. Tumawa siya. Ilang saglit ay tumawa naman siya. Ngunit kasabay ng tao na iyon ay tumutulo ang luha niya. Matapos siyang tumaway, humagulhol na siya. Ayokong umuwi sa bahay. I-text mo si mama na mag-overtime ako para hindi na siya mag-alala. Kapag inuwi mo ako ngayon sa amin, mag-aalala lang yun kapag nalaman niyang naglasing ako. Ngumuhusto siya. Okay. Tipid na tugon ni Lim. Parang ang tahimik mo ngayon. Bumusangot siya. Alam mo bang sinira ng Liam na yun ang reputasyon ko? Tiyak sirang-sira na ako ngayon sa office. Nagmumukha na akong gold digger ngayon doon. Hay, buhay. Isang saglit ay nakarating sila sa kotse. Hindi niya alam kung nasa taxi sila o ano, pero nilagay siya nito sa front seat at ito pa mismo naglagay ng seatbelt niya. Ilang saglit ay nagulat siya nang may lumapat na labi. Sa labi niya, kahit namimigat ang mga matay, sinikap niyang magmulat at naaninag niya si Lim. Hinalikan siya ni Lim. Kahit lasing siya, aware pa naman siya sa mga nangyayari sa paligid. I'm really sorry. I didn't mean that way. Napanganga siya nang marinig ang pag-i-English ni Lim. Nakatulog si Zai habang nasa loob ng sasakyan niya. Gusto nitong magtanong. Nakikita niya sa mga mata nito kanina matapos niya itong halikan. Pero tinalo na ito ng antok at kalasingan kaya nakatulog. Nabanggit ni Zai na nagustuhan nito ang mga bulaklak na binigay ni Kenneth. Kaya binigyan niya ito ng kaparehong bulaklak na bigay ni Kenneth. Akala't matutuwa ito pero ibang naging resulta. Nagalit ito at umiyak sa harapan niya. Hindi niya kayang makita itong umiiyak, lalo na kapag siya ang dahilan. Hindi niya napigilan ang sarili kanina at hinalikan nito. Inaamin niya sa sarili niyang talagang nagkaroon na ng puwang sa puso niya si Zai. Hindi lamang sa pagkakaibigan ang gusto niyang makuha, ngunit maging ang puso nito. Pero kung tanging pagkakaibigan lang ang may bibigay ng babae at tatanungin niya, huwag lang siyang malayo sa tabi nito. Huwag lang malayo si Zai sa kanya. Isang maliit na apartment ang nirentahan niya para sa gabing iyon at gawing kunyari ng tirahan niya. Hindi niya pwedeng dalhin sa condo niya si Zai. Hindi pa siya handang guluhin ang utak ng dalaga. Nihirapan pa ito sa kapalpakan niya sa nangyari sa office. Ayaw niyang dagdagan sa ngayon ang iniisip nito. Kinabukasan ay hindi niya inasahang maalala ni Zai ang halik na ginawa niya noong gabing iyon. Gusto mo ba ako, Lim? Hindi dahil kaibigan mo ako, kundi in romantic way? Walang pag-alinlangan na tanong ni Zai. Natulala siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito kay Zai. Ayaw niyang gulihin ang isipan nito. Oo, naghalikan tayo. Namilog ang mga mata ni Zai. Naghalikan tayo? Hinalikan kita tapos hinalikan mo ako? Hindi na siya sumagot pa. Ang totoo niya ay siya naman ang nauna. At wala sa katinuan si Zai noon. Tulala tuloy ito at tahimik silang naglakad ni Zai pa uwi. Hinatid niya ito sa bahay ng mga ito. Bye, Zai. Aniya. Natigilan ito at napaawang ang labi habang pinagmamasdan siya. Bye. Ingat sa pag-uwi. Nautal na tugon at agad na tumalikot. Nakita niya kung paano ito namula.
Hindi na siya tinext ni Zai. Kahit ilang beses na nagbasa ng resignation letter sa Zaiyai, hindi niya inaproban iyon, kaya wala itong ibang nagawa kundi ang nagpatuloy sa kumpanya niya. Lumalayo siya dito at sinisikap niyang hindi sila magkakaroon ng interaksyon. Ayaw niyang mas lalo pang mahirapan si Zai dahil sa kanya. Nag-business trip siya. Ngunit habang nasa malayo siya ay paulit-ulit niyang chine-check ang phone na parang baliw na naghihintay na baka biglang mag-text si Zai. Pero kahit minsan ay hindi na ito nag-text pa. Mas lalo lang siyang nalungkot at namiss ito. Nagdesisyon tuloy siyang umuwi na agad. Nung makita niya ito sa office ay aaminin niya gusto niya na agad itong yakapin. Pero tahimik ng isya at maayos nang nakapagtrabaho ngayon si Zai. Nang walang inaalalang isyo, ayaw niyang palalain lang ulit iyon. Sa ngayon, titiisin niya na lang na tanawin lang ito sa malayo at huwag muna itong kausapin. Hindi na nagpapakita pa si Lee matapos niya itong halikan nung nalasing siya. Para siyang syunga na naghihintay sa grocery store, umaasa na makita ulit si Lim doon. Namiss niya na ito sa totoo lang. Namiss niya nang magsubong dito kada gabi. Partners in crime niya ito, tapos ngayon wala na si Lim. Siyang unang umiwas sa lalaki kaya hindi niya ito masisisi kung bigla itong naging ganun sa kanya. Siyang unang naging cold. Bakit ba naman hindi? Eh kaibigan mo siya, tapos naghalikan kayo? Kaibigan pa bang matatawag doon? Pero kahit ganun, nakapagtataka na hindi siya galit kay Lim o pinagsisihan na nahalikan nito. Gosh, napabaliw na ako. Bulalas niya. Day off niya ngayon, sakto-sakto at balak niyang magpunta sa pareyahan ngayon. Mag-isa siyang pupunta. Gusto niya munang mapag-isa. Di bali nang magmukha siyang broken-hearted doon, wala siyang pakialam. Ayaw mo talaga kami isama ate? Nagpapaawa si Tina. Bumusangot siya. 10 beses na kayong nagpunta at sumakay doon. Sana naman matuto kayong magsawa. Ate naman eh. Ungot pa ni Tina. Hindi niya napinansin pa si Tina matapos niyang lagyan ng lip gloss ang labi ay lumabas na siya. Sinot niyang side bag niya, cellphone at pitaka lamang ang laman nun. Wala lang. Etchos niya lang yon. Kaya lang paglabas niya ng pintuan ay nagulat siya nang makita sa gate nila si Lim. Namilog ang mga mata niya. Kaya naman pala ayaw akong isama kasi may date sila ni Kuya Lim. Mama! Mama! Si ate! Agad niyang tinakpan ang bunganga ng hinayupok niyang kapatid. At talagang magtatawag pa. Napamura siya sa isipan. Pasok! Bilis! Aniya sabay tulak dito papasok. Ay, Kuya ingatan mo si ate ko ah. Virgin pa yan. Uy! Pahabol pa ni Tina habang tinutulak niya sa loob. Pinalisikan niyang mga mata ni Tina. Ngali-ngali siyang humarap kay Lim na nasa gate. Tumikim siya at umayos ng tayo. Bakit? Anong kailangan mo? Ilakad ako. Ano yan ang sinisikap na magtaray dito? Kahit halata naman na, patrying hard lang ang pagtataray niya. Gusto sana kitang yayain. Baka gusto mong pumunta sa Perya ngayon. Namilog ang mga mata niya. Muntik niya nang makalimutan na kailangan niyang maging mataray ngayon kay Lim. Kaya nang matauhan ay umayos ulit siya ng tayo at tumikim. Muntik na siyang tumili nang marinig niyang pupunta si Lim sa Perya. Papunta rin ako doon. Baka ginagaya mo lang ako. Kunyari ka pa. Namaywang pa siya at palabas na ng gate. Hindi na napigilan ni Lim ang matawa. Bumusangot siya nang tumayo siya sa harap ng lalaki. Agad siyang napiiwas ng tingin nang hindi sinasadyang. Tapunta sa labi ni Lim ang mga mata niya. My gosh. Ang awkward talaga kapag alam mong nahalikan mo ng kaibigan mo. Pero nagulat siya nang bigla na lang siyang kinabig nito. At niyakap. Napakurap-kurap siya. Magtataray pa sana siya pero natunaw na sa hangin ang drama niya. Dahil natagpuan na lang ang sariling. Nakangiti habang yakap si Lim. Lahat ng rides doon ay wala silang pinalampas. Lahat ng games ay sinubukan nila. Pati yung baril-barilan na may staff toy na premium. Napakasaya pa nga niya nang manalo sila ng staff toy. Nakatingin siya sa labas nang sumakay sila sa napakalaking Ferris wheel. Nakakalula ang taas nang magsimula na itong umikot. Pero tuwang-tuwa siya. Paano pag sumigaw ako dito? Maririnig kaya sa baba? Oh my gosh! Habang tumataas ito, nakakatakot pala. Nilingon niya si Lim. Kaya lang tahimik siya nang malaman na nakatitig lang pala ito sa kanya. Ngumiti ito nang magkatinginan sila. Bakit? Naiilang na bumaling ulit siya sa labas. Namiss kita. Napalunog siya nang marinig iyan kay Lim. Imbis na sagutin ito ay may tinuro siya kung ano sa unahan.
para lang maiwasan niya ang topic na gustong pag-usapan ni Lim. Hala, nakita mo yun? Ang laki ng building na yun. Pero ang lit-lit lang pala kapag dito mo tinitingnan. Gustong-gusto kong tawagan ka at kumustahin. Pero baka ayaw mo akong kausap. Baka galit ka sa akin. Putol nito sa sinasabi niya. Pinipilit nitong pag-usapan nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Napayo ko na lang siya nang marinig iyon kay Lim. Kaya tiniis kong huwag kang makita. Araw-araw akong maasa sana mag-tax ka na. Kaya kahit alam kong iniiwasan mo ako, naglakas loob akong puntahan ka. Kasi hindi ko na kayang hindi tayo nagkikita ng ganung katagal. Patuloy nito. Lahat ng sinasabi ni Lim, lahat ng iyan ay iyon din mismong nararamdaman niya. Iyon din mismong nasa isipan niya. Mahal kita, Zai. Napasingap siya nang marinig iyon bigla. Para iyong bomba na sumabog sa harapan niya at hindi niya napaghandaan. Kung hindi man tayo pareho ng nararamdaman, ayos lang sa akin. Huwag lang magbagong pakikitungo mo sa akin at sanay. Huwag mo na ako itulak palayo kasi hindi ko kaya. Bigla na lang tumulo ang luha niya. Hindi siya umiiyak dahil nasasaktan siya. Umiiyak siya dahil sa saya. Matapos iyong marinig ang saya niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Di kaya'y pareho nga sila ng nararamdaman. Naghintay rin ako ng text mo. Naghintay rin ako na tawagan mo. Pero hindi mo ginawa. Naiinis ako kasi hindi mo ginawa. Aniyat kumuyo mong kamao. Nakatalikod siya dito. Hindi niya ito magawang harapin. Nihiya siya. Nihiya siyang malaman ito na para sila ng nararamdaman. Tapos bigla kang susulpot sa bahay na parang wala lang. Natigilan siya ng maramdaman ang pagyakap ni Lim mula sa likuran niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng sinasakyan nila. Maging ang oras. Tila tumigil ang lahat-lahat. I love you. Tanging na ibulong ni Lim. Hinawakan niya ang kamay nito. I love you. Naramdaman niyang sumubsob ang mukha nito sa batok niya. Naramdaman niyang mga paghinga nito doon. Mainit iyon at nakakakiliti. Thank you. Anilim sa garalgal na boses. Ang dating paglabas-labas nila nung magkaibigan pa lang sila ay nadagdagan pa. Katulad ng dati, hindi niya masasabing walang nagbago. Dahil malaki talagang ipinagbago. Dahil wala ng awkwardness at wala ng limitasyon. Malaki na sila at may mga sarili ng trabaho. Wala siyang pakialam kung ano at sino si Lim. Kung anong kaya nitong i-provide ay ayos lang sa kanya. Sapat na sa kanya na malamang mahal siya nito at hindi siya nito pababayaan. Boyfriend mo yan? Cargador? Diba at parang niligawan ka raw ni boss noon? Tapos nahuli kayo ni Chin-Chin na naghahalikan sa office? Ba't hindi mo yun pinagpatuloy? Tapos biglang sa cargador ka napadpad ngayon? Napapailing ang katrabaho niya. Nagkita sila nito sa isang kainan. Nasa Eat All You Can sila at nagkataon na nandun din ang office mates niya. Baka ikaw pa man libre dyan ah. Nako, kawawa ka talaga. Papaano ng savings mo niyan? Butas? Natatawa pang banat ni Jorix na animuwala siya sa harapan ng mga ito. May sariling kita si Lim. Hindi niya ako pinapabayaan sa gastos kapag lumalabas kami. Tsaka ayos lang naman kung minsan akong gumagastos kung sakali. Pagdadahilan niya kahit ilang beses na siyang nairita sa mga lumalabas sa bibig ng office mates niya. Talagang hindi nangingiming manglait ang mga ito. At talagang sa harapan niya pa. Oh, talaga? Di halatang may pera ha. Dagdag pa ng isang katrabaho. Ngumiti siya ng hilaw sa mga ito. Hindi ako nakadepende sa katayuan sa buhay. Hindi kasi ako materialistic. Aniya bago tinalikuran ng mga ito. Nang dumanan sa mesa nila si Lim, ang mga katrabaho niya ay nagtawanan pang mga ito na tila kinukot siya sila ni Lim. Nagtiim ng bagang siya at kumuyom ang kamay sa ilalim ng mesa. Kumain ka pa, yaya ni Lim. Hindi niya ma-enjoy ang kinakain dahil nararamdaman niyang pinagtatawanan siya ng mga kasamahan sa kabilang mesa. Oh, gusto mong lumabas muna ako? Para makakain ka ng maayos. Napansin iyon ni Lim. Aware ang lalaking ito ang dahilan. Kaya nagtatawanan ng mga nasa kabilang mesa. Huwag kang lumabas. Hayaan mong umayan. Bitter lang sila kasi wala silang love life. Aniya matapos pigilan si Lim.
Bumuntong hininga ito at pinili na lang na maupo doon. Agad na silang umalis doon para magtungo na lang sa mall. Niiya siyang malaman na si Lim ang magbayad ng mga napili niya sa isang butik. Magtapi ka ng pera sa future. Huwag ka masyadong gumastos para sa akin. May pera naman ako. Aniya sa lalaki. Okay. May tatabi ako para sa future natin. Kumindat ito. Hindi ka sure kung ako ba talagang last mo. Huwag ka masyadong makampante. Hindi natin hawak ang kapalaran natin. Aniya. Hindi rin siya sure kung sila nang kakasal sa kanya balang araw. Nasa boyfriend at girlfriend stage pa lang sila. Ayaw niyang umasa. Baka kapag umasa siyang ng malaki ay mas malalim ang sakit. E paano kung sigurado na akong ikaw ng last ko? Anilim. Natawa na lang siya dito. Sana nga. Kahit hindi sure, pero sana nga. Sa Monday, may sinagawang party sa kumpanya para sa anniversary nito. Tahimik lang si Zai sa tabi. Ayaw niya nang makarinig ng kung ano-anong palalaay tungkol kay Lim. Sana pala hindi niya na lang sinabi sa mga ito ang totoong trabaho ni Lim. Hindi niya yun ikinahiya, pero kung ganitong magiging sanhi pa yun ang pambubuli ng mga tao ay sana tinago niya na lang at hindi niya na sinabi pa sa iba. Tahimik na sanang araw-araw niyang pagtatrabaho sa kumpanya. Oh, hindi mo kasamang boyfriend mo? Well, hindi naman kasi ka-proud-proud yung ganun. Nakapagdating nun dito, mapagkamalan pang waiter o mautusan pa. Cheap kasi tingnan. Bulong ni Miranda. Ang kumalat na balita sa office ay iyong tungkol sa panliligaw ni Liam sa kanya at iyong sahalik sa office. Kaya maraming natatawa na naiinggit dahil akala ng mga ito na talagang may gusto siya kay Liam dahil may pera ito. Kahit pa wala itong pera kung mahal niya ito. Sasagutin niya ito. Hindi niya na kailangan ng bulaklak at mamahaling mga kung ano-anong gamit para mapatunayan ito ang pagmamahal ito sa kanya. Nang magsimula ng programa ay ilang bisita muna nagsalita bago si Liam ang tumayo sa stage. Tonight, I have something special thing to do in front of you guys. Panimula ni Liam. Kasama ng minamahal kong babae. Nang pumunta sa kanyang tingin ni Liam, ay agad na napalingon sa kanyang ibang empleyado at napangiwi ang karamihan sa kanila. Seryoso? May boyfriend na siyang kargador eh. Natatawang bulalas ng ibang katrabaho niya. Iba na lang sir, marami namang available. Sigaw ng iba. Hanggang sa namatay ang lahat ng ilaw, mas lalo lang siyang kinabahan nang may bumukas na spotlight at nakatuniyot sa kanya. Namilog ang mga mata niya. Anong nangyayari? Hindi niya maintindihan. Tila ayaw iproseso ng utak niya ang nangyayari. I love her. Just her. Boses iyo ni Liam. Sinundan naman niyo ng Boo. Halatang maraming hindi boto sa sinasabi ng CEO. You can dictate someone's heart. Ani Liam. Parang may protesta sa paligid ng magpatuloy pa rin sa pagsasalita si Liam. Para naman siyang ginigisa sa sarili niyang mantika habang nakatayo sa harapan ng mga katrabaho. Nihiya na siya. At nagtataka siya kung bakit bigla na lang nagkaganito si Liam matapos ang ilang buwan na pananahimik at pag-iwas nito sa kanya. Akala niya ay nagbago na ito. Akala niya mananahimik ito dahil tuluyan na itong nagising sa katotohanan at kahit papaano'y mature na ito para hindi nitong isipang ibuli pa siya. O baka kaya ito natahimik noon dahil naghahanda ito sa mas malaking bagay para sa kanya at ito na yon ang ipahiya siya hindi lang sa mga katrabaho kundi sa mga malalaking tao sa business industry. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya at hindi niya nahinintay ang malapitan siya ni Liam. Dahil bigla siyang tumakbo at walang lingong-likod na iniwan yung party na iyon. Uuwi na siya. Hindi na talaga siya babalik doon. Hindi niya na kailangan ng resignation letter. Aalis siya doon at hindi na siya magpapapigil. Tumakbo siyang umiiyak nang makarating siya sa bahay. Nasa gate pa lang siya nang mapansin ang ilaw sa labas. Wala iyon kanina bago siya umalis para magtungo sa party sa kumpanya. Ngayong bumalik siya, ay biglang may ganun na. Ngali-ngali siyang pumasok sa gate. Ngunit napansin niya ang mga red roses sa lapag. Hanggang sa umakyat siya, ay abot hanggang doon ang mga rose petals. Nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari sa paligid. Hindi niya mahulaan pero kinakabahan siya. Namilog ang mga mata niya nang makita ang may mesa sa gitna ng sala nila at may dalawang upuan sa magkabilang side.
May kandila sa mesa at may rose petals din. May bouquet ng red roses sa mesa. Namuha siya sa mga decorations sa loob. Sinong gumawa nun? Hanggang sa narinig niyang pagdugtog ng violin. Napalingon siya doon at namimilog ang mga mata. Then naglalakad paakyat si Liam sa hagdan. Umaakyat ito sa bahay nila at palapit ito sa kanya sa may sala. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundan? Galit na buleo niya dito. Hindi ka pa ba tapos nung pinalaki mo na naman ang issue na ito? Hindi nagsalita si Liam pero patuloy itong lumalapit sa kanya. Atras naman siya ng atras. Nagwawala ang puso niya sa hindi maipaliwanag na paraan. Talagang nalaman mo pang bahay ko? Stalker ka ba? Nakakatakot ka na. Bulyaw niya. Humakbang ulit si Liam palapit sa kanya. Sa pagkakatong iyon ay wala na siyang maatrasan. Kaya napapikit na lang siya ng mariin. Nang mapansin na lumapit pa rin si Liam sa kanya, tila wala na itong balak na tumigil. Tumigil ka na! Sigaw niya na sinabayan pa ng iyak. Ilang saglit ang pinalampas niya nang mapansin na natahimik bigla. Sinubukan niyang imulat ang mga mata para malaman ang nangyayari sa paligid. Pero napanganga siya nang malaman na nakalod na si Liam sa harapan niya. Zai, I'm very sorry kung ilang beses ako nagsinungaling sa'yo. I'm sorry kung ilang beses kang napapahiya sa harap ng ibang tao dahil ang kasama mong isang kargador. Pero hindi ko hayaang mapahiya ka pa ng ganun. Ayoko nang makita kang nahihirapan na ipagtanggol ako. Kaya gusto ko nang ipaalam sa iyo ang totoo ngayon. Hindi siya makagalaw. Bakit alam ni Liam ang tungkol sa boyfriend niyang kargador? Si Lim at Liam ay iisa. Amin ni Liam. Napaamang siya. Hindi siya makagalaw. Napakaraming revelation na nangyari sa araw na iyon. Natulala siya. I'm telling the truth, baby. Bakas ang pagsusumamos sa mga mata ni Liam. Ang lalaking nakakasama niya at ang lalaking kinainisan niya ay iisa. Pero papaano? Papaano nangyari ito? Kargador si Lim na nakilala niya. Hindi isang CEO. Nung makilala kita at minahalay na sabi ko na sa sarili kong ikaw na talaga iyon. Ikaw nang huli at sigurado na ako doon, Zai. Gusto niyang kalimutan ang tungkol kay Liam. Ang nakikita niya sa harapan ay ang mabait na si Lim. Itong lalaking minahal niya at hindi ang mayaman na si Liam. Kahit sabihin itong si Lim at Liam ay isa, si Lim pa rin ang nakikita niya dito. Pinuksan itong kahitan na hawak. Isang kumikinang na singsing ang bumungad sa kanya. Gusto kitang makasama habang buhay. Kahit sinabi mo sa akin na huwag tayo pakampante. Pero para sa akin, ikaw nang huli kong mamahalin. Ani Liam habang nanatili pa rin nakaluhod. Zai Alcador, please, marry me. Bakas ang pagsasumamo sa mga mata ni Liam habang ina-offer ang sinsin sa harap niya. Ilang segundong dumaan na natili siyang gulat. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ito. Masyado siya nitong ginugulat. Pero kalaunan ay napaiyak siya. Wala siyang pakialam kung si Liam o si Lim ito. Ang sinasabi ng puso niya ay minahal yung lalaking kargador na unang nakilala niya sa isang tindahan noon. Iyon ang papakasalan niya ngayon. Oo, papakasal ako sa iyo. Nanginginig ang boses na tugon niya sa tanong nito. Nimilog ang mga mata ni Liam at agad tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Umiiyak siya habang yakap-yakap siya ni Liam. Ang isang kargador ng bigas noon na hindi niya alam. Multi-billionaire pala. Nagkagulo sa party nang mag-play ang video sa stage kung saan nag-apply ng peking bigote si Liam. Tapos naglalagay din ito ng mahabang wig para hindi ito mamukhaan. Saka lang humarap si Liam sa screen. Do I look like Lim now? Yes, did I? Nakangisi na sambit ni Liam sa video. Pinakita pa sa video kung paano magkarga ng mabigas si Liam. Manghang-mangha ang mga iba samantalang kinakaba naman ang karamihan. Lalo na yung mga tauhan na nanglaid kay Zai noon. Dahil pinagpalit daw ni Zai sa kargadorang manliligaw na si Liam. Turns out to be, si Liam at si Limay iisa. Hala, narinig ba ni Sir mo sinabi natin nung nasa It All You Can tayo? Paano yung sinabi kong chip na word? Hindi naman iyon minahin ni Sir, diba? Nag-aalala na sabi ni Jorix. Nang maalalang marami siyang nabitawang salita tungkol kay Liam noong kargador era pa ito. Kinabahan na rin si Miranda dahil maging sila'y
hindi naging magandang turing kay Zai. Napaiyak na lang ang apat na empleyado na may nagawang masama kay na Zai at Liam noon. Maayos na natapos ang party samantalang walang kamalay-malay ang lahat na ang susunod na isasagaway ang kasal ni Zai at Liam. Dahil hindi nahintay ni Liam na magtagal pa sila. Tama ng ilang buwan na magkalayo sila. Sapat ng mga panahon na miss nilang isa't isa. Dahil sa pagkakataong ito ay hindi na sila mag-aaksaya ng oras. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!